kami ho ng mga nag-invite sa inyo ay meron ho kaming pinagkakabalan. Siguro, paliwanag ko sa inyo saglit lang. So ang amin, pakinggan nyo lang po. At itong ipapaliwanag ko, wala naman po itong commitment, wala ho itong pilitan. Ibig sabihin, kung halimbawang magugustuhan nyo at gusto nyong gawin, pagtulungan ho natin. Maliwanag po ba? Kung halimbawa naman marinig nyo at di naman kayo maingganyo, wag na wag nyo po siyang gagawin. Maliwanag po ba? At linawin ko sa mga bago ha, hindi po kayo in-invite para bentahan. Hindi po namin kayo bebentahan. Pangalawa, hindi rin kayo in-invite para gawin taga-benta. Maliwanag po ba? So meron lang kaming gustong i-promote sa inyo na unang-una, napakaganda ho na ito sa kalusugan natin. Pangalawa, sa kalusugan ng bulsa. So ano man ang mainganyo kay sa ipapaliwanag ko, sabihan nyo na lang po yung nag-invite sa inyo. At linawin ko lang, medyo malayo po sa linya natin yung ipapaliwanag ko po sa inyo. Okay, sa akin ho kasi napakalayo. Ang natapos ko kasi yung pag-wiring ng bahay at building, electrical ho yung background ko. Narinig nyo ho ba yung Glorieta? Pamilya kayo sa Glorieta, ano ang nangyari sa Glorieta? Sumabog, di ba ho? Alam nyo ho ba na ako po ang nag-wiring noon, ma'am? Alam nyo ho ba? Parang sama ng tingin mo, ma'am, hindi ka na mabiro. Hindi ho, joke lang, dati po akong empleyado sa Makati sa Electrolux. Pamilya ho ba kayo sa Electrolux? Naalala nyo pa ho ba dati yung Mgana na Conyador? Pamiyaro kayo doon? O sila po yung may mga ehenteng umiikot-ikot sa mga subdivision, nagbabahay-bahay. Sila po yung mga nagkakatok-katok at nagbebenta o nagde-demo-demo. Ano yung dinedemo nila? Sila po yung mga nagde-demo ng mga vacuum cleaner, purifier, washing machine at floor polisher. Sila po yung mga ehenteng taga-benta. Kapag nakakabenta sila at naisira, kami naman yung tagagawa. Kasi ang natapos ko, yung wiring ng bayat building, ako po ay napunta sa service department ng Electrolux sa Makati. Kumbaga sa kotse, pag nasira yung kotse nyo, kami mekaniko. So ako po ay na-assign sa Makati, sa main office. Alam nyo no, 7 years po ako nag-work sa Makati po dati. Ang sweldo ko po dati ay 6,000 lang po kada buwan. Okay? Nagmumotor ho ako. Ang motor ko yung Honda na 110, yung pan-tricycle. Bukod doon, ang nanay ko po ay manicurista. Siguro alam nyo yung ganun trabaho, yung naglilinis ng kuko. Tatay ko naman, 5 taon pa lang ako, patay na. Taga-Pasig po ako dati. May taga-Pasig ko ba dito? O marami, no? So kami po, likod ng palengke ng Pasig. Ang likod namin, Ilog Pasig. Diyan lang po ako sa Villa Antonio Compound, papuntang Acacia. Sa aming lugar, yung dalawang tricycle na magkasalubungan, napaka-traffic na po. Okay? Siguro pamiyaro kayo sa amin, no? Sa amin yung konting ulan, binabahan ng Gambewang. Yun po yung buhay ko, 10 taon makalipas, bago po ako napasok dito. Okay? So ako po ay laki sa wala, kaya naman ako rin nagkukwento sa inyo, kasi gusto namin, maawa po kayo sa akin. Umiyak na kasi si mami, oh. Alam nyo, no? Ako po ay laki sa wala. Kaya lang, dahil sa ganitong sistema ng negosyo, umikot ho yung buhay namin, eh. 720 degrees. Bakit? Sa ganitong sistema ang ipapaliwanag ko, nagbago po yung buhay namin. Kasi ako po ay kagaya nyo rin, na-invite lang din po dati. Napaliwanagan, lalaki nagpaliwanag, abogado, nung narinig ko yung ganong sistema, doon po nagbukas yung isip ko. Bakit? Sa ganitong sistema, ako po ay takot. May whiteboard, may nagpapaliwanag, may produkto, pumapasok sa isip ko, alok-alok, bebentahan ako, o kaya gagawin akong taga-benta, maliwanag po ba? Yun ang pumapasok sa isip ko dati. Kaya lang nung narinig ko yung ganun sistema sa abogadong nagpaliwanag sa akin na lalaki, doon naman nagbukas yung isip ko. So ang amin, pakinggan nyo lang, magbukas lang kayo ng isip, at ang maganda dito, marami naman pong pwedeng makatulong sa inyo. Maliwanag po ba? Ako po, no, sa 10 years kong nagaganito, maraming nangyari ho sa buhay ko eh. Bakit? Ito po eh dahil sa laki po ng sweldo. Kasi ang ganitong sistema, napakarami hong yumaman na pwedeng mangyari kahit kanino po kung magugustuhan lang, okay? Alam nyo no, dahil sa ganitong sistema po ng negosyo, sa loob ng 10 years ko, ito yung mga nangyari sa buhay ko, okay? O nakapagpatayo po ako ng bahay, dyan po ako nakatira ngayon. Okay? At dahil malaking sweldo, nakabili po ako ng Nissan na 2-door na sports car. Yan po yung coaching puti. Kung napanood nyo yung The Fast and the Furious 5 kay Vin Diesel, ganyan po yung coaching din na drive doon. Yan po yung 370Z. Dalawa lang ho nakakasakay dyan. Sino yung dalawa? Ako at ikaw lang, ma'am. Charing. Sunod kayo, ma'am. Pagkatapos mo, ikaw ulit, mama. Tapos last ka, sir. Okay. O yan o. O dahil malaking sweldo sa ganito sistema, nakabili po ako ng Infinity. Nakabili akong Chrysler, kaya nga umikot ho yung buhay namin dito eh. From galing sa mahirap na umasenso po, okay? Bukod doon, dahil malaking sweldo, yan o, nakabili po akong Land Cruiser, nakabili akong FJ Cruiser, ngayon po, kabibili ko lang po ng bagong Porsche kayin. Ganun po yung kotse ni Manny Pacquiao, nabili ko yun, 10 milyon mahigit. So marami nangyari sa akin dito sa ganito sistema.
Kasi alam niyo yung papaliwanag ko, yung ganitong sistema, maraming umaman. Alam niyo no, meron akong dalawang kumpanyang nasalihan po at yung po ay napalakas namin at ako po ay tumagal ng total po 10 years. Sa 10 years, ako po yung laging number one nila. Ako po yung nagiging icon at hall of famer nila. Alam niyo sa 10 years po namin na nagaganitong sistema, ako po ay kumita ng nasa 126 million. Okay? At sa laki ng kita, awa ng Diyos, yan Jinga Juice, ako po ang may-ari. Okay? So hindi na ako tumawag na magpapakilala sa akin, no? Kasi alam ko naman, pagod at puyat na ako kayo, gutom pa yata, okay? So yung papaliwanag ko, malaking bentahe po yan sa kalusugan at kalusugan ng bulsa. Kung magugustuhan lang, okay? So balik ko tayo. So ito lang yung gusto kong ipromote sa inyo. Ito yung product namin, Jinga Juice. Ito yung pinaliwanag kanina ni Doc. So yung Jinga Juice, ang trabaho lang nito sa buhay natin, ipapalit nyo lang naman to. Ang Jinga Juice, ipapalit nyo lang sa mga soft drinks, iced tea, C2, Gatorade o kaya mga Pit and Ride. Linawin ko, hindi po kami kontra sa soft drinks, kaya lang, tanong, damihan nyo po inom ng soft drinks, ano po makukuha? Sakit, ulcer, diabetic, acidic, QT, ay marami pa. At simpleng tanong, sino kakilala nyong uminom ng truck-truck na Coke? Eh, umaman. Wala. Bumili ng drum-drum na iced tea, tsaka C2, nagkaroon ng kotse at bahay, meron o bang ganon? Wala. O, eto, palit nyo na lang. Sabi nila, eh ba't ko inumin ang Jinga Juice? Eto sagot, napakaganda ng Jinga Juice kasi ang Jinga Juice, eh binubuo po ng dalawang superfoods. Ano po yung una? Yung una, yung wheatgrass. At ang maganda, purong wheatgrass po ginamit dyan. Pangalawa, guyabano. At ang maganda, purong guyabano po ginamit namin dyan. Yung buong guyabano, kasama balat, kasama buto, dinurugo ng todo. Okay? So bakit po lahat buo? Kasi nasa balat po yung sustansya. Maliwanag po ba? Kaya ito maganda, kung kakain po kayo ng buko, isama nyo rin po yung balat. Maliwanag? Hindi, hindi na kayo mabiro. Ito, napaganda ng Jinga Juice, pamalit lang naman sa ininom natin. Sabi nila, ano bang meron dyan talaga sa Jinga Juice? O kagaya nung nabanggit ko, no? Kaya napakaganda niya kasi binubuo po siya ng wheatgrass at guyabano. O doon tayo sa wheatgrass, alam nyo yung wheatgrass complete food. Alam nyo, ang wheatgrass, isang klase po yan ng damo na maganda sa kalusugan natin. At linawin ko, ibang damo po yan dun sa damong sinisingot ng kapitbahay nyo. Maliwanag ba, ma'am? Nagdadamo ka ba, ma'am? Hindi, ho. Very good. Ayan, o, wheatgrass, complete food. Okay, meron o siyang chlorophyll. Mataas po yan sa oxygen. Kaya, alam nyo, wheatgrass, kung umiinom kayo lagi yan, napakaganda yan sa ubo, sipon, lagnat, lung cancer, breast cancer, colon cancer, toxin, tumor, ulcer, constipation, diarrhea, obesity, bad breath, bleeding gums. At ang laking tulong po ng wheatgrass saan? Nag-increase po siya ng red blood cell natin. Bukod doon, nagre-restore ng fertility, nagpo-promote ng youthfulness, naglo-lower ng blood pressure, nag-increase ng metabolism, higit sa lahat, anti-aging o siya. Alam nyo, inom kayo lagi ng wheatgrass, babata po kayo, magiging 3 years old o kayo dito. Para ang bata. Ang problema sa wheatgrass, lasang damo at amoy damo. Wheatgrass, yan po yung pinopromote ni Dean Castelleo. Kaya lang, lasang damo at amoy damo. Hindi matake ng basta-basta lang. Kahit bata, hirap. Kahit matanda, hirap. O eto maganda, para matake ng kahit sino. Ano maganda? Sinamahan po namin ng guyabano. Guyabano, pag narinig nyo, di ba, na pumapasok sa isip nyo, napakaganda sa mga cancer. Kasi cancer fighter po siya. Alam nyo ba na ang guyabano mayaman sa iron, fiber, niacin, folate, thiamine, copper, vitamin C, riboflavin, potassium, magnesium? Kaya laking tulong po nito saan? Sa tumor, anemia, PMS, cancer, UTI, migraine, constipation, leg cramps, pregnancy complication, water retention. Maganda rin po ito sa buto-buto natin. Bukod doon, nagbo-boost siya ng good cholesterol level natin. Higit sa lahat, energy booster po siya. Isingit ko lang ho, ito pong Jinga Juice, pwede pong inumin ng 6 na buwan na baby pataas. Kaya ang bata, pag uminom, okay ang kalusugan, okay? Maganda rin po ito sa buntis, maganda sa bagong panganak. Higit sa lahat, maganda po ito sa hindi magbuntis. Maliwanag po ba? At ang maganda po sa Jinga Juice, pwede po ito sa mga nasugatan. Napakaganda po na ito sa mga nasusugatan. Kasi ang Jinga Juice, mabilis pong magpahilom ng sugat. Mabilis pong magpatoy ng sugat. Maliwanag po ba? Kaya kung meron o kayong kakilalang nasesaryan, nasugatan po o kaya na bunutan ng ipin, painumin nyo kagad ng Jinga Juice kasi mabilis pong magpahilom ng sugat. Maliwanag po ba? Kaya lang tip po, tip kung kayo po ay dalaga. Meron o ba dalaga dito? Sige po, wag ko kayo mayat. Dalaga. Yung dalaga po, hindi dalana. O kung kayo po dalaga, walang boyfriend, wala kang asawa, please lang, request ako. Ano yon? Wag na wag po muna kayong mag-Jinga Juice. Maliwanag po ba? Sabi nila, bakit? O ito yung sagot. Kasi o baka maghilom po yung sugat nyo. Okay. Naintindihan mo, sir? Pagkulukuhan, ang bilis mo, sir. O ito, ay joke lang ha. Pag dalaga, pwedeng uminom. Ito po ay walang overdose. Pwede nating laklakin umaga, tanghali, hapon, gabi. Walang side effect, wala rin pong contraindication. Ano ibig ko sabihin? Maraming tao, lalo pag may edad, napakaraming iniinom na maintenance.
Ngayon, dahil sa dami ng maintenance niya, ayaw na niya magtatake ng kung ano-ano. Hindi po ito gamot. Pamalit lang naman to sa mga iniinom niyong soft drinks. Ang gamot, pampitong araw lang ho yan. Ito, laklakin niyo habang buhay, wala hong problema. Walang contraindication, hindi makaka-apekto to sa mga iniinom niyo pong gamot po. Okay? Pwede po sa diabetic na tao kasi ibang klase po yung asukal natin. Ang maganda ho dito, pag tinimpla niyo, wala hong tumitining na asukal sa baba. Okay? At ito po, BPAD approved, halal approved at US Food and Drug po, okay? Ang maganda ho dito, ang isang sachet hanggang dalawang baso po pwedeng itimpla. Hanggang 500 ml po. Maliwanag po ba? So ito ay pamalit lang naman. Ang maganda po dito, doktor yung nagpapaliwanag po, kagaya ni Doc Yu. Cum laude po siya, the same time, top 8 po sa board exam. Bukod doon, ito po yung isang doktor na speaker natin. Magsabay nga sila kanina, oh. Dalawang kwarto po, may pre-consultation po. Isa sa mga nagpapaliwanag po ng product, si Dr. Crisanto po. Siya po ay kilalang doktor sa Department of Health, the same time, 20 years po siyang surgeon sa New York. Umuwi siya ng Pilipinas para ipromote Jinga Juice. Maliwanag po ba? So ito po, siya po yung nagpapaliwanag, the same time, meron no siyang pre-consultation, pati si Doc Yu. So pwede ho kayong magpakonsulta libre at higit sa lahat, napakabait po ng dalawang doktor natin. Bakit? Pwede rin ho kayong magpa-opera libre. Maliwanag po ba? Wala lang anesthesia. Okay ho ba? Eh siyempre, libre na nga, mag-anesthesia pa, di ba? Hindi ho, joke lang. Alam nyo no, kami lang po ang kauna-unahang wheatgrass at guyabano na pinagsama. At kami lang din po ang puro pong na guyabano, karamihan sa labas, flavor. At kami lang po ang guyabano na mura. Yung iba, flavor na mahal pa. Sa amin, purong guyabano, mura pa. Maliwanag po ba? Ang maganda dito, maganda na siya sa kalusugan, pwede pang pagkakitaan. Kung maiinganyo lang naman. O ito po yung business side. Kapag kayo po nainganyo sa negosyo namin, pwede ho kayong kumita dito ng 15,000 sa loob ng isang araw. Tanong po sa inyo, ma'am, okay na ho ba sa inyo ang 15,000 isang araw? Okay na ho ba, ma'am? Parang galit ka pa, ma'am. Pwede na yan, di ba? At pwede ho kayong kumita ng 75,000 sa loob po ng isang linggo. Okay? O kaya naman po, 300,000 sa loob ng isang buwan. Sabi nila, paano namin kikitain yan sa Jinga Juice? Magbebenta-benta ba kami? Naku, hindi po. Bakit? Simpleng tanong. Para kumita ng 300,000 kada buwan, ilang boxes ng Jinga Juice ibebenta nyo? Sige po, pakisagot. Ikamamatay ho natin yan. Tama? Eh, alam nyo ba ang Jollibee, McDo, Shell, Petron, Caltex? Eh, kahit isang buwan, hirap na hirap dyan eh. Jollibee, hindi sa Jollibee ang manok, spaghetti, french fries, soft drinks, kuryente, tubig, tao, pasweldo, renta, ang tawag dyan overhead. 30 to 35 million ang puhunan nila, pero hirap sila sa 300,000 a month. Tapos ikaw, box, 300 a month, magbebenta? Hindi ho. Mahirap po mag-alok-alok. Subukan nyo, sabay-sabay tayo lahat sa isang bahay. Baka lahat tayo nagsaksakan na magbenta lang one box. Tama? At bukod doon, kakabahay-bahay mo, kagating ka pa ng aso, baka mas mahal pa yung pag-injection po ninyo. Hindi ho kami direct selling. At tingnan nyo ha, sikat nga Jollibee, 300 naman, hirap na hirap sila, laki pa ng punan. Eh lalo to, hindi naman to sikat, yun yung nga narinig, ngayon lang eh, tama? O sabi nila, eh paano kikitain yan, di naman pala mag-aalok-alok o magbebenta-benta. O eto po yung sagot, para kumita po kagaya sa karamihan, magde-dealer lang po tayo para maintindihan, sasali lang po tayo. Bakit? Hindi po tayo kikita kapag hindi po tayo kasali. Para lang ho kami loto. Hindi ho kayo manalo pag di po kayo tumataya, tama? O para makasali, ang gagawin lang po ng bawat isa, gagamit lang po ng 12 boxes ng Jinga Juice, automatic kasali na siya. Para maintindihan, bibili-bili ka lang, kakabili mo, umabot 12, edi dealer ka na. Pwede na ho kayong kumita. Ang masarap, bumibili-bili ka lang, yung binibili mo, ikaw rin naman gagamit. O hindi ka naman lugi. Tanong lang po, simula bata kayo hanggang ngayon, nakakailang bili na ho kayo ng soft drinks? O kailan kayo naging dealer at kailan kayo kumita dyan? Wala. E di palitan nyo na lang ng Jinga Juice. Ang one box po, ito i-chore out. Okay? Ang one box, kung bibili nyo po yan, ang one box po, ang halaga, e 780 pesos po. Ang one box, e 780 pesos. Yung nga lang, para makasali ka, dapat daw makabili ka ng 12 boxes. Tama po ba? O ngayon, magkano po ang one box ulit? 780 pesos. Ilan po kailangan para makasali? 12. So, ibig sabihin, para maging dealer at magkaroon ng dagdag kita, dapat po makabili ka ng 12 na 780. Ang 12 na 780, kung imumultiply po ninyo, e 9,360 pesos. Okay? Yan po yung halaga ng 12 boxes na dapat mabili nyo, automatic kasali na kayo. Maliwanag po ba? Ang maganda, eto. Oo, nagbayad po kayo ng 9,360. Yung 9,360 nyo, may kapalit naman na 12 boxes, ha? O quits ka lang. At ang maganda sa box, meron po siyang presyo sa gilid, 780.
Tingnan mo ha, yung 9360 mo, pinalitan ng 12 boxes na ang halaga, 9360 rin. O quits ka lang nun eh. Yung pera mo, ginawa lang naman product o kasali ka pa. Tama po ba? Tingnan mo ha, bumili ka lang naman eh. Maliwanag po ba? Ang masarap, nagbayad ka ng 9360, kukuha ka ng 12 boxes. O ngayon, nasa'yo ang 12 boxes. Inumin mo lahat. O diba, pag ininom mo lahat, yung 9360 nasa katawan mo lang. Bakit? Eh, ikaw din lumaklak ng pera mo eh. Anong lugi doon? Inubos mo it. Nagreklamo ka pa, tibay mo. Alam nyo na, yung 12 boxes na yan, inyo po yan ha. Wala pong pakialam ang kumpanya dyan. Kasi binili mo yan eh. Kaya pwede mo yan ibenta. Pag binenta mo, babalik pera mo. Pwede mong ipamigay, pwede mong gamitin. Bahala ka. Ang importante, kasali po kayo. Maliwanag po ba? Yung nga lang, meron nung kaming ginawa na mas mura para mas makatipid po kayo sa 9360. Maliwanag po ba? So para makatipid po tayo, meron mas mura. Ang tawag namin sa mas mura, yung Jinga Pack po. Yan, Jinga Pack na yan, kung bibili nyo yan, dealer kayo kaagad, mas mura yan sa 9360. Ang itsura po ng Jinga Pack, ito po siya. Isang bag po siya na ang laman nito ay puro boxes po ng Jinga Juice. Maliwanag po ba? Kung bibili nyo kaagad to, dealer kayo kaagad. Okay? At linawin ko, ang Jinga Pack ay bibiling po sa cashier, hindi sa nag-invite sa'yo, hindi rin po sa akin. Maliwanag po ba? At ito po ay one time lang bibiling kasi one time lang po kaya sali, wala po itong ulit. Pwede nyo po itong bayaran ng cheque, credit card, cash, o kaya ATM po. Maliwanag po ba? One time lang ha, wala pong ulit. O ngayon, bumili ka ng Jinga Pack. Yung Jinga Pack, kaya siya mas mura, kasi 10 boxes lang po siya. 10 boxes na meron pong libre, walang bayad. Ano yung libre? Libre po yung 2 boxes ibibigay ng kumpanya. Ngayon, tanong, 10 plus 2 ilan? 12. Ilang kailangan para makasali? 12. Edi pareha sila, edi dealer ka na. Ang maganda sa Jinga Pack, kaya marami bumibili, libre po kasi yung dalawa, walang bayad. Anong ibig sabihin? Yung dalawang boxes po ibibigay sa'yo, magkano isa? 780. Binigyan ka ng dalawa, magkano po yun? 1560, kaya hindi na po siya 9360. So bakit? Kasi libre yung dalawa, kaya 10 na lang babayaran mo, mas mura na siya. 10,780, magkano po? 7,800, kaya lang meron kaming ginawa para mas makamura ka. Yung isang bag na 7,800 ginawa namin, mas mura po sa 7,800. Okay ho ba sa iyo yun, ma'am? O para makamura kayo, kaysa 7,800, ginawa na lang po namin, 7,799 na lang po. Nakamura ka ba, ma'am? Parang napamura ka. Di ba? O, tingnan nyo ha. Yung Jinga Pack, 7,799. Tanong, ilang boxes ang laman? 12. Eh, magkano po ba yung 12? O, tingnan mo ha. Nagbayad ka ng 7,799. Kumuha ka ng 9,360 na produkto. Anong lugi dun? Eh, bumili ka lang. Yung binili mo, sobra pa ngayon nakuha mo. Eh, bumibili ka nga ng TV, walang libreng kuryente, hindi ka nagagalit. Eh, bumibili ka nga ng cellphone, walang SIM card, hindi ka galit. At pagbili mo nga ng SIM card, walang load, di ka galit. At masakit. Mas mahal cellphone nyo dito, may umaman ba? Wala, meron pinatay, hold up eh, pumalag, tama? O eto, bibili ka lang ng 7,799, makakuha ka ng 9,360 na produkto, kasali ka pa. At ulitin ko, ang Jinga Pack, babayaran sa cashier, hindi sa nag-invite sa'yo at hindi rin po sa akin. Isang beses lang, walang ulit. Maliwanag po ba? Ang maganda, pag bumili ka ng Jinga Pack, bibigyan ka ng kumpanya ng official receipt. Bakit? Di naman kami racket. Hindi kami scam, di kami pira-piramiding, di kami fly-by-night. May resibo para meron tayong mahahawakan na panghahawakan po sa about product. Maliwanag po ba? Ang maganda, pag bumili ka ng Jinga Pack, meron siyang libre in 2 boxes. Tama po ba? Ang pinakamaganda, sa loob ng bag, meron pa siyang mga libre. Ito po. Sa loob ng bag, meron pa siyang libreng 7 application form. Para in case na gagawin mo po yung negosyo, meron kang application form kasi kailangan po ito. Maliwanag po ba? At meron po siyang libreng pliers po. Ito po. 5 pages po ito, pero mababasa nyo harap likod, so 10 pages. Dito po, mababasa nyo po yung mission and vision ng kumpanya. Maliwanag po ba? At dito naman po, nakalagay po yung mga pangalan ng may-ari ng kumpanya. Andyan po yung pangalan ko, andyan din po yung pangalan ng kapartner ko, si Venus Rivera, at andyan din po si Attorney Mabasa. Si Attorney Mabasa po ang head legal ni Manny Pangilinan. Si Attorney Mabasa, lahat ng abogado ni Manny, siya ang big boss. Si Manny Pangilinan po ang may-ari ng Smart, Channel 5, PLDT, Smart, yung NLEX po, PLEX Mining, ano pa yung pagawak niya? Marami pa, tama po ba? O Sun Cellular, kanya rin po. At bukod doon, andito po yung paliwanag ng mga doktor kung gaano po kaganda ang wheatgrass at guyabano. Maliwanag. At sa likod, andyan po yung mga other product namin. So meron po kaming Jinga Coffee, ito po 'yun, oh. Ito po ay coffee na 4-in-1 na meron pong wheatgrass, maliwanag po ba? At meron kaming Jinga Milk Tea.
Okay? Yung milti namin may guyabano. Bukod doon, meron kaming Jinga grape seeds. At abangan nyo po, lalabas po yung J-book natin, yung Jinga book po. Yung Jinga book, J-book, no? Kung na-imagine nyo po iPad, palitin nyo lang po ng konti. Meron kaming ganong product. Electronics, mabibili nyo po mura. Andito rin po yung Jinga pack. At andito rin po yung marketing plan. Andito po, ito lang po, magagamit nyo na ito sa pagnanegosyo. Isingit ko, no? Yung J-book namin, ano lang po yun, pinaliit lang po ng konti sa iPad. Okay? Yung J-book, ang halaga po nun, napakamura lang at kayang-kaya po natin. Okay? O, balik ko tayo. Bukod dun, pag bumili ka ng Jinga Pack, meron pa siyang libreng DVD. Etong DVD na to, mapanood nyo po dito si Dr. Crisanto, pinapaliwanag po niya kung gaano kaganda po yung wheatgrass at guyabano. Andito rin po yung nangyari sa buhay namin, pinakita yung bahay ko, mga kotse ko, andito po. At higit sa lahat, kaya malakas ang Jinga pa kasi dito sa DVD, andito po yung scandal namin ni Katrina Halili. Ayos ba yun, ma'am? Parang doon ka na ingganyo, ma'am. Uy, linawin ko, walang scandal. Mamaya, forward nyo. Yun lang hanapin nyo, ha? Wala pong scandal, okay? So, maraming libre. Ang masarap, one time lang yung isang bag. Okay? O sabi nila, okay, bumili ako ng Jinga pack, di kasali na ako. Eh ngayon, paano kami kikita ng ganong kalalaki? Bira mo, 15,000 isang araw. Bira, di ba? 75,000 isang linggo o 300,000 kada buwan. Ano daw ba yung mga benepisyo pag naging dealer na? O eto yung benepisyo. Kapag naging dealer ho kayo, napakaraming benepisyong ibibigay ng kumpanya. Ano yung unang benepisyo? Una, magkakaroon po kayo ng 50% less at yan po ay mangyari lifetime habang buhay. Linawin ko ha, sa ganitong sistema ng negosyo, Jinga Juice lang po ang nagbigay ng 50% less. Lifetime, karamihan, pinakamalaki, 25% less kahit iba-ibang kumpanya. Kami, kalahati, 50%. Tanong, magkano po yung 1 box? Ang 1 box, 780 pesos, less 50% kung bibili ka ulit. Kaya, 390 na lang po yan. Tingnan nyo ha, 780 naging 390. Eh di nakatipid ka na. Nakatipid ka pa habang buhay. Bakit? Habang buhay yung discount mo eh. Tama po ba? Kaya ito maganda, yung J-book, 24,999. Less 50. Ang laki nun. 12.5 na lang po yun. Para ka nang naka-iPad. Sila po yung nag-supply sa PLDT dati. Sa PLDT, napakamahal nga nung ganun J-book po. Okay? O balik. Ayun po. May tarpon. May ano po doon, no? Yun po, yun. Soon, nakalagay po. So kung kayo po gustong magpa-reserve po, 500 lang po yung unang babagsak sa atin. So pwede ho kayong magpa-reserve. Pwede kayong mag-iwan po ng 2.5 lang. Next time, pag dumating na yung product o yung balance na lang po bayaran nyo. Kasi nagkakaunahan po. Maliwanag po ba? O balik ko tayo. Tingnan mo ha, laki niyan, 50% less. Kung ikaw gagamit-gamit dahil user ka o user pamilya mo, di ba laking tipid yan? Kalahati o. Kung ikaw nagbebenta-benta dahil pusher ka, di ba laking kita yan? Siyempre, merong user, merong... Pusher, ano ka doon, sir? Sir, kasi seryoso. O, balik tayo. Laking tipid yan. Tama? O, balik tayo. Dito naman kumikita ng sobrang lakit. Ang tawag po namin sa pangalawa, yung sales commission. Sa sales commission, pwede ko kayong kumita dito ng 1,000 pesos. Paano? Kapag kayo nainganyo sa negosyo namin, kailangan nyo lang po sa amin ng dalawa. Ano ang ibig sabihin ng dalawa? Ganito tumatakbo yung negosyo kung bakit maraming kumikita po dito sa Jinga Juice, okay? Ibig sabihin ng dalawa, sa dami ng kaibigan, kakilala, kamag-anak, kaklase, kaopisina, kapitbahay, kababata, may asawa ka na ma'am, wala pa, buenas ka ma'am, bakit? Sa dami ng boyfriend mo ma'am, mag-invite ka dalawa lang. Marami ka bang boyfriend ma'am? Wala, I love you. Selos na naman si Sirot. Hindi, joke lang, mag-invite lang kayo at least dalawang tao, para ipaliwanag po ang Jinga Juice. Sabi nila, ba't kami mag-invite ng tao sa Jinga Juice? Ito sagot. Ang Jinga Juice, wala po ito sa TV. Nakikita nyo ba? Wala. Hindi kagaya ng Coke, Ice Tea, Cito, Gatorade, Pet and Right, Royal, Minute Maid. Nako, lahat yan nasa TV. Kaya lahat nga ng flavor ng Cito, alam nyo eh. O ito, wala sa TV, wala sa drugstore, wala sa mall, wala sa palengke, wala sa billboard, wala sa labas, sa madaling salita. Wala pong alam ang tao sa Jinga Juice. O ito maganda. Hindi nila alam yung Jinga Juice. Normal. Yayayain po natin sila. Para malaman na lang na meron palang juice na maganda sa kalusugan. Maliwanag po ba? Ang maganda, kapag ikaw nag-invite, ikaw ang lalabas na endorser. Tanong, kapag endorser, may bayad po meron, ba? Wala. Tama. O ngayon, ikaw nag-invite, ikaw endorser, ikaw babayaran. Ang masarap, ikaw nakikita. Alam nyo no, ang Jinga Juice, pwede naman namin ipasok sa TV. Kaya lang, tanong, kung ang Jinga Juice pinasok sa TV, sino ba kikita? O yun ang problema, TV tsaka artista. Sino sa mga artista, ma'am?
Kilala nyo, kilala ko rin, kikita sa TV, si Chris Aquino, Richard Gomez, Agamulak, Manny Pacquiao, Sharon Cuneta, Judy Ann Santos, Casey Concepcion, Piolo Pascual, Jericho Rosales, Big Soto, si Bitoy, marami pa ang tanong, tayo kailang kikita? Ang masakit, sila ang kinukuha sa TV, tama po ba? O diba? Sila lang lagi eh. O tingnan nyo ha, sa TV po, ang kumikita dyan, si Chris Aquino, Richard Gomez, Agamulak, Manny Pacquiao, Sharon Cuneta, Judy Ann Santos, Casey Concepcion, di ba? O tingnan nyo ha, laging sila. At ang masakit, mayaman na si Chris, mayaman pa yung anak. Kilala nyo yung anak niya? Si Baby James, di ba? O bigyan ko lang kayo ng sample ha, kung bakit sobrang yaman ni Chris Aquino. Eh lahat siya nag-endorso. McDo, Chris Aquino, Pampers, Chris Aquino, Pantene, Chris Aquino, Magnolia, Chris Aquino, Goldilocks, Chris Aquino, Petron Gasol, Chris Aquino, Spaghetti, Safeguard, Nido, marami pa. Ang tanong tayo, kailang kukunin? O diba laging sila? Mayaman na si Chris, mayaman pa anak. Sino yung anak? Si Baby James. Eh hindi pa tao si Baby James, tao na tayo, hindi pa tayo kinukuha. Bire mo, naging tao pa siya, inunahan pa tayo. Eh kabata-bata nun, mas mayaman pa sa atin ngayon yun. Ano ba ini-endorso ni Baby James? Marami po. Ano ini-endorso niya? Nag-endorso ng Ben, Safeguard, Spaghetti, Nido, marami pa. Ano lang ba sinabi niya sa Nido? Nyam nyo, mami, ganun lang. One chick-chick, nyam buwan. Hindi ka naman bulol, di ka kipa. Nuha. O, lagi na lang, di ba? Pag sa TV, artista kikita. Pag sa billboard, artista pa rin. Di ba? Puro na lang sila eh. Tinan mo sa EDSA, puro billboard ng artista sa expressway. Tapos sa TV, puro mukha nila artista. O paano tayo? Ikaw ma'am, kailan kaya? Subukan mo lang ma'am, mag-endorso ka ng Pampers. Isuot po ninyo ma'am. Sige po. Tapos lumabas ako sa TV, ano kaya mangyari? O diba? Ako nga, nag-endorso ako dati ng Pampers. Sinuot ko. Lumabas ako sa TV, alam nyo nangyari? Pa ako palang nakikita. Nag-brown out na ma'am. Lugi ako doon ng tibay. Diba? So yun ang problema. Sila nang sila. Bakit? Eh sila lang kasi yung pan-TV. Kaya nga nauso Jinga Juice. Bakit? Hindi kasi tayo pang TV. Bakit? Kasi pang-box ka lang. Di ba? Umaasa ka pang TV. Dito ka nalang sa box. Huwag na sa TV. Ang maganda, ito. Kapag kayo mag-invite, gayahin nyo po yung ginawa nung nag-invite sa inyo. Ano yon? Huwag na huwag muna kayo magpapaliwanag. Maliwanag po ba? Bakit ko nasabi yon? Subukan mo lang mag-invite. At sabi mo sa ini-invite mo, kikita siya ng 300,000 kada buwan sa Jinga Juice. Automatic, sasaksakin ka ng ini-invite mo. Lalo kakatanggalan niya sa trabaho, kala nang iinis ka, di ba? Eh, hindi naman yan sweldoan sa Pilipinas eh. Ang sweldoan sa Pilipinas, 6,000, 7, 8, 9, o kaya 10,000. Tawag sa ganyang sweldo, minimum. Tama po ba? O asahan mo, pag ang sweldo niyan, minimum. Pati utak niyan, minimum. Pati pangarap niyan, minimum. Bakit? Tanong. Sa 10,000 naman, kailan niya magkakabahay lupa? Sa 7,000 naman, kailan magkakotse? Ang masakit. Oo, 10,000 ka a month. Ano masakit dyan? Eh, 6 years ka nag-elementary niyan. 4 years high school, 4 years college. Biruin mo naman, 14 years ka nag-aral para lang kumita ng 10,000 a month. Sa Jinga Juice, walang aral-aral. Pero, 300,000 naman. O, ba't pa nauso pag-aaral? Pwede pala hindi, ot. Tapos, kopya ka pa ng kopya dito. Hirap ka, yan lang sweldo mo. Eh, dito ka na lang, oh. Ang tibay mo, tusukin kong ilong mo. Tama ba? Ako nga po, 7 years ako nag-work sa Makati. Biruin mo naman, 6,000 a month lang ang sweldo ko. Tingnan mo ha, nauna pang lumaki ang edad, yung sweldo ayaw lumaki. Tapos ikaw, box, 300,000 naman, tutusukin ko mata mo. Hindi yan maniniwala. Alam nyo ba, ang daming doktor dito pumupuntang abroad, 80,000 a month. Di na yan doktor, iba na trabaho niyan. Nurse o caregiver po sila. Hindi yan masama, pero doktor siya. Alam nyo ba, piloto ng PAL, 150,000 a month lang. Isang semplang, patay lahat sila. O tingnan nyo nangyari kay Secretary Robredo. Tama ma'am, dalawang piloto patay dun. At alam nyo ba, engineer sa Libya, 50,000 a month. Gera dun eh. At alam nyo ba, marami nagpapakamatay sa $200. Wala pang 10,000 pesos yan. Yan ang sweldo ng mga Pilipinas sa Lebanon. Gera, tumatalong nga ng second floor, third floor, makatakas lang eh. Ikaw, Pilipinas, 300 naman, ay mahirap na bansa? Hindi maniniwala. Kaya sekreto, wala mo nang magpapaliwanag. Maliwanag ubat? Pangalawa, wag mo nang magpapaliwanag kasi hindi nyo pa kayang ipaliwanag. Ang tao matanong, mamaya hindi mo masagot yan, sisikuhin ka yan. Ikaw naman pare, nagkaedad ka, nagpapaloka pa, jinga-jinga juice na yan. Yayaman-yaman eh, ang dungis mo nga. May sipon-sipon ka pa, nag-i-invite ka. Ang tibay mo, maglinis ka muna. Siyempre naman, paano maniniwala ang dungis mo, yaman-yaman, di ka talaga samahan, tama? Pangatlo, wag muna kayo magpapaliwanag kasi wala ka pang resulta. Ano resulta? Sa Jinga Juice, o nakabili ka man ng kotse, o pagbabago sa buhay mo, para sila maingganyo. Bakit? Ang Pilipino, to cease to believe. Sasali lang sa'yo, pag nagka-cheque ka, nagka-kotse ka, ay umaman ka. Pag wala kang resulta, sinasopla pa nga eh.
Sige pare, mauna ka. Pag umaman ka, balikan mo na lang kami. Tama? Pag umaman ka naman, binalikan mo. Nasabihin sa'yo eh. Kaya kayo umaman pare, drug pusher ka. Tama, ma'am? Nung hindi kayo mayaman, ayaw maniwala. Nung umaman, naninira. Kaya sekreto, wala mo na magpapaliwanag. Maliwanag ba? Kahit sunugin bahay nyo, huwag ka munang magpapaliwanag. Maliwanag ba? O, sabi nila, paano daw kikita ng 1,000 pesos sa sales commission? Mag-invite ka lang ng dalawa, oh. Di naman ikaw magpapaliwanag, dadali mo lang po dito. Paano yung negosyo namin tumatakbo? Sample, ikaw po yan. Dahil kailangan nyo po ng dalawa, kailangan mo lang po ng isang kaliwa at isang kanan. Paano yan? Halimbawa, eto si A, kaibigan nyo, niyaya nyo. Kinausap namin, kami kakausap, wag ikaw, ah. Nung kinausap namin na engganyo sumali, kapag siya sumali, 1,000 pesos ka na kaagad. Yan po yung sales commission. Okay? O ulitin ko ha, ikaw to, niyaya mo siya, sumali. Pag siya sumali, 1,000 ka. Ano yung sumali? Ibig sabihin ng sumali, bibili lang yan ng Jinga pack kagaya ng binili mo. Paano ka ba nakasali? Bumili kang Jinga pack it. Libre 2 boxes, tama? Paano makasali kaibigan mo? Bibili rin ng Jinga pack. Bakit? Libre po ang 2 boxes. Ang maganda, yung kaibigan mo bibili sa opisina, hindi naman sa'yo ha. O hindi ka nagbenta, pero good news. Kapag siya bumili, nagka-1,360 pero babayaran lang niya ng 7,799. Una niyang iisipin, nakatipid siya. Pangalawa, lahat ng produkto, balik sa kanya, sobra pa. Pangatlo, kasali na siya, yayaman na rin siya. Pang-apat, 1,000 ka. Pang-lima, kami nagdaldal. At, ano lang ang 7,799, ikayayaman mo? Ikaw to, niyaya mo siya, sumali. Pag siya sumali, 1,000 ka. Bakit ka kumita? O, eto sagot. Kasi hindi niya malalaman na meron Jinga Juice kung di mo niyayat. Nung nalaman niya, bumili siya isang bag, edi kumita yung kumpanya. Kumita dahil sa'yo, kaya ikaw may komisyon. Ganun lang kasimple. O, yan yung sales commission. O, ulitin ko ha. Ikaw to, niyaya mo siya, sumali. Pag siya sumali, nakapagbenta ka. Yun ang shortcut para hindi kayo malitot. Kapag siya bumili, yung binili niya, benta mo. Kaya ka may komisyon. Yan yung sales commission. Kaya hindi ka na magbebenta. Mag-i-invite ka para bumili. Ang masarap, kami magdadaldal ng product at negosyo. Pag umuo sa'yo, tsaka mainganyo, what is 7,799? Makikita niyo yung nangyari sa buhay ko. Bili mo, umasenso sa ganito kabilis na panahon. Tama? Sino bang ayaw yung maman? Eh, cellphone nga lang yan eh. Sa labas nga, negosyo nga yan, cellphone lang po yan. Diba? Hindi nga pwede yung pambili ng taxi. Hindi pwede pambili ng tricycle. Hindi nga pwede pantayo ng Jollibee yan eh. So dito, mabubuksan isip niya, bibili lang siya isang bag, 7,799. Libre na ang opisina, walang bayad. May gwardiya siya, may cashier, may empleyado. Lahat kami magbayad kuryente, tubig, tao, pasweldo. Wala kang iintindin. Subukan mo magnegosyo. Permit mo lang yan. Tama? So magbubukas isip niyan. Tandaan mo ha, yung binili niya, benta mo, kaya ka may komisyon. At linawin ko, sa ganitong sistema ng negosyo, kami lang po ang nagbigay din ng 1,000 pesos. Karamihan, kahit saan ka kumpanyang sumali, 500, pinakamalaki. Kami, 1,000. 50% off na, 1,000 pa. Ang laki niyan. Same effort ka rin naman eh. Eh, doon ka na sa malaking kita. Tama po ba? O halimbawa, ito si B, kapatid mo, sumali, bumili ng Jinga pack, 1,000 pesos ka ulit. Yan po yung sales commission. Tandaan nyo ha, isang tao na bibili ng Jinga pack, 1,000, pag 10, 10,000, pag 20, 20,000. Ang maganda, hindi naman ikaw magpapaliwanag, may tutulong sa'yo. Maliwanag? Ito po yung pinakamalaking kitan. Tawag sa pangatlo, sales match. Sa sales match, pwede kang kumita, dagdag 1,500 pesos. Paano po yan? Simple lang yan. Sabi ng kumpanya, pag yung kaliwa mo nagkaroon ng kapares sa kanan, si A nagpares kay B, may 1,500 pesos ka pa makukuha, idadagdag pa yan sa'yo. Maliwanag po ba? Linawin ko ha, iba po yung 1,000, iba yung 1,500 ha? Yung 1,500, isang tao sa kaliwa, isang tao sa kanan, yan yung isang pares, 1,500 ka pa. At hindi po kayo malilito sa kaliwa't kanan. Bakit? Meron tayong application form. Ito po. Sa application po, meron po siyang 2 boxes sa baba. Isang kaliwa, isang kanan, chine-check lang po yan. Sumali kapatid mo, nilagay mo sa kaliwa, check mo yung kaliwa. Sumali nanay mo, nilagay mo sa kanan, check mo yung kanan. Automatic, alam na kaagad ng computer na meron kang chinek na kaliwa at kanan. Computer, magpapares, 1,500 ka na. Ang maganda, kahit hindi sabay sumali, basta't nagpares, 1,500 pa rin. O, bigyan natin ng sample. Sample say, sumali Tuesday, sabi naman sumali Friday, magkaibang araw, pares, 1,500 ka. O say, sumali January, sabi naman sumali December, magkaibang buwan, pares, 1,500 ka pa rin. Maliwanag? O sample say, sumali 2012, sabi naman sumali 2055. Ang tagal. Buhay ka pa ba noon? Ang tibay mo? Wala ka bang kaibigan? Ang tagal mo makayaya, tas ako patay na ako noon, baka ini-invite mo pa ako. Dadalawin na lang kita. O tingnan nyo ha, dalawang tao na in-invite mo, hindi naman ikaw nagdaldal, di ka nagpaliwanag. Magkano kikitain nyo?
Oh, 1,000 kay A, 1,000 kay B, may pares pa na 1,500 o meron kang 3,500 pagdating ng Biyernes, yan po yung cheque nyo. Kaya kukuha ka ng cheque pag Friday. Ang cheque namin every Friday po. Maliwanag po ba? Kung 3,500 a week, 14,000 din yan naman. Malaking bagay yan. Dagdag kita din yan. At linawin ko, wala pong masamang magdagdag ng kita. Si Henry Singa, ang yaman na, panay ang dagdag pa ng kita. Eh. Tingnan mo naman, may SM na, nagbanko de oro pa, nagko-condominium, nagsisave more pa. Eh kung siya nga mayaman, panay ang payaman, anong dahilan di ka rin magdagdag ng kita para yumaman? Tama? Tsaka malaking bagay yan. Pang grocery, diaper, tuition, renta, tubig, kuryente, maraming nagagawa yan. At isingit ko lang, kung ikaw nag-aaral, nagnegosyo, nagtatrabaho, diretso mo lang yan. Isingit mo lang sa buhay mo ang Jinga Juice. At gawin mo yan doon sa oras at araw na libre ka lang. Etong main office natin, 12 ng tanghali bukas hanggang 12 o madaling araw bukas hanggat may tao po. Kaya nga meron kami hanggang gabi para pwede kang umasenso kahit part-time mo ginagawa. Maliwanag po ba? O balik ko tayo. Alam nyo ho ba na yung ginawa mo, gagawin din ni A at ni B. Bakit? Sumali sila eh. Para sila kumita, ipopromote lang nila yung Jinga Juice. Paano? Mag-invite lang ng dalawa oh. Ang maganda, hindi sila magpapaliwanag, hindi rin ikaw, may tutulong sa inyo eh. Ano gagawin ni A? Mag-invite lang po ng dalawa, ganun din si B. Kaya lang, habang nag-invite sila, ganyan po ang nangyari. Hindi nila napantay, tinan nyo po yung drawing. Ang sabi ng kumpanya, umanap ng dalawa, eh si B, puro tigisa lang, walang dalawa. Si A po, meron dalawa, ito naman, wala. Tingnan nyo ha, hindi pantay ang kaliwa sa kanan. Tama po ba? O walang problema doon kasi magkakacheck ka pa rin. Ang importante lang, basta't may kaliwa at merong kanan, susweldo ka na. Paano po yon? Ito, kaliwat kanan, pares 1,500, pares 1,500, pares 1,500, pares 1,500. Sino magkaka 1,500? Ikaw po magkaka 1,500, tandaan nyo po yan. Maliwanag po ba? Magkaka 1,500 ka kahit ikaw tulog, nasa abroad, nagtatrabaho, naglalakwatsyo, na doon sini, naghingutuhan. Meron pa ho ba noon, naghingutuhan? Suyurin nyo na, mas mabilis. Ang sama ng tingin mo sa ulo ko at... O ito lang gusto kong iparating. Ano yon? Kahit wala kang alam, basta nagkakapares, 1,500 ka ng 1,500 ng 1,500. Ayun ang pinakamaganda doon. Yan po yung sales match. Kada pares, kahit tabi-tabi ngayon, bahala ang computer, humanap ng kaliwat kanan, siya magpapares, hindi po ikaw. Maliwanag po ba? Ang maganda, hindi mo man kakilala yung sumasali sa baba, kahit dalawa lang na invite mo, walang problema. Bakit? Lahat ng binibili nila, automatic benta mo pa rin. Kaya, nagkakaroon kayo ng komisyon. Tingnan nyo ha, 1,500 lang yan. Gawin mo 10 1,500, magkano? O, 15,000 pag 10 1,500, eh kung 100 1,500 nangyari. 150,000. Paano kung 1,000 1,500 o 1.5 million? Ang maganda, hindi man pantay ang kaliwa sa kanan, computer nagpapares, di naman ikaw eh. Sabi nila, ba't ba kami check-in ng check-in? Eh, dalawa lang in-invite namin. Yung mga yan, di naman namin in-invite. At bumibili lang sila, di naman kami nagbebenta. Ba't kami check-in ng check-in? Eto sagot. Kaya ka kumikita, lahat kasi ng sumasali, bumibili ng Jinga Pack. Kaya ka kumikita, lahat ng binibili nila, automatic benta mo. Pag bumili ito, nakabenta ka, bumili ito, nakabenta ka, bumili ito, nakabenta ka, bumili ito, dulon-dulon, di mo kilala, benta pa rin. Pag may benta, may komisyon, benta ka insurance, komisyon. Benta kang kotse, komisyon. Benta kang bahay, lupa, komisyon. Tama? Dito, lahat ng binibili nila, kahit di mo sila kilala, benta mo, kaya ka laging may komisyon. Maliwanag po ba? Ang maganda, etong tao na to, nag-invite po sa Davao. Etong tao na to, may asawa sa Cebu. Alam nyo, no? Yung Davao bumagsak sa kaliwa, yung Cebu bumagsak sa kanan, ipapares ka agad yan ng computer, 1,500 ka ulit. Tanong, nasaan ka nung nagpares ang Davao at Cebu? Nasa Manila ka eh. Tama? O tingnan mo ha, sumali sa Davao, sumali sa Cebu, iba pa nag-invite, pero kumita ka, wala ka naman alam. Bakit daw nagkakaganon? O ito'y sagot. Yung sumali sa Davao, sumali sa Cebu, benta mo ulit. Pag may benta may, komisyon, yun lang lagi mong tandaan. Kaya lang tanong nila, paano nalalaman namin na yung mga trabaho nung nasa baba, ipapasok nga sa amin? Paano namin machi-check o mamamonitor na yung trabaho nung nasa baba, papasok sa amin? Kasi Davao at Cebu sumali, iba pa nag-invite, nagka-check ko. Paano daw na mamonitor? O eto yung sagot. Pag sumali ka, bibili ka lang po ng Jinga Pack. Maliwanag? Pag bumili ka ng Jinga Pack, may official receipt. Pagbigay ng OR sa'yo, may kasama po yung computer number. Yung number na yan, isang number lang yan sa buong mundo. Iyo lang yan ma'am, wala pong kaparehas yan. Ang maganda, yung number na binigay sa'yo, automatic, idudugtong po yan ng computer. Saan? Sa number po ng taong nasa baba po sa inyo.
Okay? Kaya kahit hindi nyo sila kilala, hindi ikaw nag-invite, hindi ikaw nagpaliwanag, kahit sa ang lupalop ng Pilipinas yan sumali o ibang bansa pa sumali, tandaan nyo ha, basta't nasa baba nyo, lahat ng trabaho nila automatic, iaakyat po yan ng computer sa'yo. Maliwanag po ba? Kaya ka pala kikita para mas maintindihan kasi yung number mo, nakapatong-patong-patong sa number nilang lahat, kaya nakikredit sa'yo. Maliwanag po ba? Yung alang tanong nila, paano namin mag-check o mamamonitor talaga kasi sulat kami lahat yan eh. Paano kung burahin ko yan lahat? Ano yung katibayan talagang may sumasali sa'yo? O good news, meron tayong record. Ito po. Ang tawag namin sa ganitong record, genealogy, ito po yun. Oh. Ito po yung record ng mga sumasali sa baba nyo nang hindi nyo na alam o hindi nyo nakakilala. Para mas makita, ito po siya. Ito po. Ang tawag namin dito, genealogy. Dito nyo po makikita yung mahinang mag-invite, malakas mag-invite at wala pang na-invite. Dito nyo rin makikita kung ilan ang sumali sa kaliwat kanan, kaya malalaman nyo po yung 1-5 nyo. Pwede ko kayong magpa-print nito araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan o kaya taon-taon. Maliwanag po ba? Yung nga lang, linawin ko ho, pag hindi pa ho kayo kasali, please lang, wag na wag muna kayong magpapa-print. Maliwanag ba, ma'am? Eh, syempre naman, hanap ka ng hanap. Ikaw nga, hindi mahanap. Antibay mo. Dito nyo makikita lahat ng nangyari, ha? Yung sumasali sa baba nyo, ilan ang kaliwat kanan mo, ilan ang pares nyo. Ang maganda, yung genealogy, makikita nyo po sa cellphone nyo, sa website o anuman, may check nyo po, online ho tayo. Itong genealogy, makikita nyo po sa internet, tama? So online ho tayo. At ang mga voucher nung checking nyo, makikita nyo rin po online. Maliwanag po ba? O balik ho tayo. May nagtanong po. Sabi nila, sa Jinga Juice, dalawa lang pala kailangan. Eh, meron na daw siyang dalawa sa A at si B. Ang tanong nila, eto, paano yan? Meron na akong kaibigan, si P, interesado, gusto sumali. Pwede ko pa bang kunin? Ang sagot po, pwede pa. Linawin ko ha, sa Jinga Juice, mas marami na invite, mas maganda. Yung nga lang, kapag meron ka na daw dalawa, lahat ng sobra, pag kinuha mo, ibibigay mo lang sa ilalim ng dalawa. Bakit? Kasi hanggang dalawa lang tayo. Maliwanag po ba? Kapag may sobra, kunin mo at ibibigay mo lang pa ilalim sa dalawa. Eh, hanggang dalawa lang kasi. Kanina mo ibibigay, ikaw mamili kung kanina mo ipapasa, ikaw naka-invite eh. Piliin mo sa baba kung sino yung gusto mong bigyan. Piliin mo sa kanila yung mahinang mag-invite, doon mo ipasa. Piliin mo dyan yung wala pang na-invite, doon mo ibigay. So, makakatulong ka ng tao kasi sobra mo, ipamimigay mo sa baba eh. Kanino, ikaw bahala, unahin mo kamag-anak. Nanay, tatay, asawa, kapatid, unahin kamag-anak. Ang masarap, kada bigay mo, kumikita yung binibigyan mo. Ang masarap, kumikita ka rin. Bakit? Diba dugtong-dugtong kayo ng number, yun ang benepisyo pa dun. Kada bigay mo, kumikita na sila, kumikita ka pa rin. Ang masarap, edi tumulong ka lang ng tumulong para kumita ka rin. Eto pinakamaganda, may nag-invite din sa'yo eh. Yung nag-invite naman sa'yo, hanggang dalawa lang din siya. Lahat naman ang sobra niya, yung sobra mo, binibigay mo sa baba. Yung sobra naman sa taas mo, binibigay sa'yo. Kaya anong dahilan di kaya yaman? Tsaka tingnan nyo naman po, dala-dalawa lang yan, no? Dalawa lang. Yung dalawa, kung mantagalawa, apat. Magiging walo, 16, 32, 64, 128, 256, 500 plus, magiging libo yan ang di mo namamalayan. Maliwanag po ba? At linawin ko, 1515 lang po yung mga kitana. Pero pag 10 1-5, 15,000. Pag 100 1-5, 150,000. Pag 1,000 1-5, 1.5 million. Lumalaki ng di nyo nang pipigilan. Maliwanag? O ito yung pang-apat. Yung pang-apat po, meron kaming 10 level na rebates. Ito po, sa repeat order na lang ito. Bakit? Yung product iniinom, nauubos consumables. Sample, naubusan ng product si B, bibili yan ulit. Bakit? Eh may 50% less siya eh. Magkano yung 1 box? Ang 1 box, 780 pesos. Less 50%, kaya 390 na lang yan. O tingnan nyo ha, kaya mamimili si B kasi mura o kalahati lang. Alam nyo kada bilin niya, may 1% ka kahit ikaw tulog. At siya bibili sa opisina, kada bilin niya kalahati, kada bilin niya 1% ka kahit di mo alam. Tanong, bili ako ng Coke, may 1% ba kayo? Wala. Bili ka ng C2, wala rin akong 1%. Talo tayo dyan kasi end user tayo. Wala naman sa inyong bumili ng Coke. Pagkabili, binibenta pa eh. Wala. Wala naman din bibili. Tama? Tayo ang huling gumagamit kaya wala ka nang mapapasahan. Dito, siya man ang huling gumagamit, may rebates ka galing sa kumpanya. 1%. At mamimili yan kasi 50% less it. Tama? O si B, niyaya si C. Kada bili ni C, 1% ka pa kahit di mo siya kilala. O si C, niyaya si D, kada bili ni D, 1% ka pa ulit kahit di mo kilala. O si D, niyaya si E, kada bili ni E, 1% ka pa rin kahit di mo kilala. Yung 1% na yan, hanggang pansampung level yan. Dahil sampung level, pag tinotal, sampung 1, 10% din po yun. Malaki din yan, 10% pag tinotal.
10 level, kaya 10% po. Maliwanag po ba? Ang maganda, yung 10% na kikitain mo sa 700 imino-multiply sa 780, hindi sa 390. Tingnan nyo ha, si B, 390 ang bili niya sa isang box. Pero yung rebates mo sa gross imino-multiply. Maliwanag po ba? Kaya ang laki ng rebates. O, balik ko tayo. Ito po. Ang pinakamaganda dito, meron pang panglimang pang libre. Ito po eh libre lang, kaya maraming natutuwa. Kasi sa iba may bayad po ito eh. Sa amin libre lang po, benepisyo. Kasi bumili kayo ng Jinga Pack. Maliwanag po ba? Ano po yung panglima? Yung panglima, meron po kami libreng accident insurance. Libre lang yan ha. Ang halaga po niyan, 20,000. At yan po, accident insurance, kahit anong klaseng aksidente. At pag sumali ka, kung ano yung araw na sinali mo o date ng pagsali mo, doon ka na insured po. At yan pong insurance na yan, good for 1 year lang po. Accident insurance. Kahit papano, makakapag-claim yung pamilya in case na may nangyari sa dealer. Sample, yung dealer na aksidente, namatay, o yung pamilya makapag-claim ng 20,000, laking tulong po yan. Maliwanag po ba? Kaya eto maganda, kung mahal mo yung asawa mo, isali mo. Pagkasali niya, pahatawin mo, kakahataw na aksidente, o mag-claim ka 20,000. Ang masarap, mag-asawa ka ulit. Isali mo na naman, pahatawin mo, kakahataw na aksidente, o claim ka ulit 20,000. Eto good news, ano yan? Magiging negosyo nyo pa yan. Antibay mo. Parang nagkaroon kang idea, mama. At eto po, good for 1 year lang. Good for 1 year lang po ito. Ngayon, bago mag-lapse, bago matapos yung isang taon, please, pakigamit. Sayang. Antibay mo. Yan, libre lang yan. O, ito yung pang-anim. Alam nyo, no? Maraming nagne-network po sa labas na kumikita, after kumita, lalo pag nawala yung kumpanya, naghihirap na naman. May kotse na siya dati, may bahay na siya dati, naghihirap pa rin pagkatapos mag-network. Kasi alam nyo, no? Ang nangyayari kasi, pag umaangat po kayo, at nagiging leader ho kayo, lahat nung nasa baba, kayo hinihila. Applying tulong, tulong. Alam mo, lalo kung mabait ka, tulong ka lang ng tulong. Bakit? Kakatulong mo sa baba, umaangat sila, umaangat ka rin naman eh. Yung alam, minsan inaabot ng pagsara ng kumpanya, so tulong ng tulong, hindi niya alam, pasara na pala. So yun ang problema, kaya hindi siya nakakabawi. Okay? Kaya meron nung kaming ginawa para pag ikaw eh umasenso, lagi ka ng asensado. Para makatulong yung kumpanya, meron kaming ginawa. Ano yon? Meron kaming tinatawag na 5% na profit sharing. Okay? Ano ibig sabihin yan? Ito po, yung 5% nakikitain ng kumpanya, makikishare po kayo. Yung 5% nakita ng kumpanya, kita ng kumpanya, hindi kita mo ha. Kita ng kumpanya, ibabalik namin sa tao. Malaking bagay yan. Parang may-ari ka rin ng kumpanya, oh. Kasi naikishare ka eh. Alam nyo, no? Everyday kang kumain sa Jollibee, walang profit sharing po dyan. Kahit araw-araw ka na sa SM, walang profit sharing. Kahit araw-araw kang bumili ng mga pantalon, walang profit sharing. Kahit araw-araw kang magpagasolina, walang profit sharing. Sa amin, yung 5% nakikitain ng kumpanya, ibabalik namin sa tao. Paano po yan? Yung 5% nakikitain ng kumpanya sa lahat ng product movement, buong Pilipinas, lahat ng opisina buong Pilipinas, kasama main office, kasama abroad, lahat ng product movement, hindi lang po kasama ang Jinga Pack. Lahat ng product movement, pati J-Book, pati mga kape, pati mga milk tea, lahat po, hindi lang kasama Jinga Pack, automatic, yung 5% nakikitain ng kumpanya neto, ibabalik namin sa tao. Sample, isang taon, kumita yung kumpanya ng 1 billion. Yung 5% ng 1 billion, eh 50 million. Yung 50 million na yan, ibabalik namin sa tao yan. Bakit? Pa-thank you, kasi wala ang kumpanya kung wala yung naghihirap. Eto, bigay ng kumpanya na dapat amin na, pero itutulong pa. Bakit? Wala naman ang kumpanya. Lahat ng ganitong sistema ng kumpanya, wala sila at hindi sila angat kung hindi dahil sa tao. Sa amin, napaka-importante ng dealer, binabalyo namin ang ginagawa nila sa kumpanya. Maliwanag po ba? Eh, sa totoosin lang, pwede naman kami din magbigay ng profit sharing eh. Marami kayong alam na ganyan negosyo, na ganito, nag-invite-invite. Wala man lang nag-alok ni isang ganyan eh. Gusto nila lahat ng kita kanila. Eto, yung kita namin, ibabalik pa sa kumpanya. Maliwanag po ba? Paano kayo papasok dyan sa 5% na profit sharing? Eto lang yung mga kailangan. Dapat isang taon, naka 2,000 na pares ka. 50 na pares, isang linggo, yun ang maximum. 75,000 po yun. 50 na 1,500, 75,000. Ang 50 na pares sa isang linggo, eh isang buwan, 4 na linggo. Kaya isang buwan, meron kang 200 na pares. Bakit?
apat na 50 is 200 na pares, tama? Sa 10 buwan, meron kang 2,000 na pares. May sobra ka pang 2 buwan para i-hit ang 2,000 na pares. Maliwanag po ba? At ang maganda, yung cheque mo kada Biyernes, kukunin mo naman sa cashier yun eh. Sa cheque mo, meron pares yun eh. Alam nyo, ang ginagawa lang ng computer, binibilang lang naman kung nakailang kang pares eh. Yun lang naman ang gagawin eh. Kasi yung pares mo, ikukubrahin mo naman yun eh. O hindi ka naman talaga lugi, bakit? Gagawin mo naman talaga yung pares-pares kahit wala yung profit sharing eh. Wala nga kaming pinagawa eh. Kasi magpapares ka naman eh. Dahil habol mo, magka 1.5. Tama? At dapat isang taon, meron kang 20 na invite. Eh mag-invite ka rin naman talaga eh. Ano lang ang 20 isang taon? Tama? At dapat isang taon, nakapamili ka ng worth 60,000 na product neto. Pag na-hit mo yung tatlo na yan, at pumasok ka, ikaw lang mag-isa, iyo lang yung 50 million. Kung dalawa kayo, hati kayo, tatlo kayo, hati kayo, sampu kayo, hati kayo, 50 kayo, hati kayo. Ang masarap, meron tulong ang kumpanya sa inyo. Yan gagawin kada isang taon. Maaring sa una po, maliliit lang po yan. Bakit? Eh bago lang kumpanya eh. Siyempre pag tumatagal, lalaki at lalaki po yan. Maliwanag po ba? O ito po yung ang maganda pa ho dito, pinakamalaking kitaan lang ha, 300,000 kada buwan ha. Linawin ko ha, ang pinakamalaking kitaan sa atin is 300,000 kada buwan sa isang tao. Alam nyo, may tsumicheque sa amin, 191, 236, isang linggo. O ba't lumaki-cheque nila? Kasi 75 lang a week eh. Bakit may 175, may 150, may 20 a week? Bakit ganun? 120 a week o 150 a week? Eh, laki nun. Paano nangyaring lumalaki kung 75 lang a week at 300 a month? O ito yung ginagawa ng karamihan. Karamihan dito, sumasali ng marami. Nagsa-7 headers sila. Nagmo-multiple heads po sila. Maliwanag po ba? Karamihan sumasali ng 7. Karamihan sumasali ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. At ang maganda dito po sa Jinga Juice, isang tao hanggang anim na pwedeng hanggang anim na beses pwedeng sumali. Ang isang tao hanggang anim na beses pwedeng sumali. Ikaw, 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 ikaw at ikaw, puro pangalan mo 'yung anim. At ang maganda, wala kang anumang papeles na pipilapan po kahit pag sumali ka ng marami. Walang mga sedula, apidabit o paidentity, notaryo, para mapatunayan na 'yung anim iyo. Hindi po. Pag pumasok yan sa cashier, ikaw na lahat yan. Ang pinakamaganda pa dito, pag yung anim na yan, nagka-cheque sa Biyernes, lahat ng cheque niyan, yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, ikaw yan, ikaw lang mag-isa. Yung pampito, ikaw bahala. Pwedeng nanay, tatay, asawa, ikaw bahala. Alam nyo no, ginagawa ng karamihan marami, bakit? Kasi ang trabaho ng marami sa trabaho ng isa, lahat ng pagod parehas lang. O para magkaintindihan po, meron akong taxi isa. Ang taxi ni Ma'am Sampo, sino ba malaking boundary sa amin? Si Ma'am, kahit 24 hours ako bumiyahe, isa lang boundary ko si Ma'am, 10. Tama? O ganun din dito. Damihan mo isali mo, mas malaki kikitain mo. Kasi kapag isa sinali mo, 300,000. Pag pito sinali mo, yan po yung pwede kang kumita ng pitong 300,000. Kaya maraming kumikita po ng malaki. Kasi sa pitong 300,000, 2.1 million po yan pag tinotal nyo lahat. Ang pitong 300,000, 2.1 million. Kaya maraming sumasali ng pito kasi yun ang pwedeng kitain. E ang trabaho ng isa sa marami parehas lang, pero ito pagkakaiba. Iba ang kita ng isa, sa kita ng pito, idinamihan mo na. O para maintindihan nyo na parehas lang. Si Juan, para kumita, kailangan kaliwat kanan. Meron na siya, o si 2 and 3. Si 2, para kumita, kailangan kaliwat kanan. Meron na siya si 4 and 5. Si 3, para kumita, kailangan kaliwat kanan. Meron na siya si 6 and 7. Yung tatlo na yan, lagi nang magkaka-check-in. Ano lang gagawin mo? Si 4, bigyan mo dalawa. Si 5, dalawa. Si 6, dalawa. Si 7, dalawa. Yung tigalawang ibibigay mo, walong tao lang yan. Walo. Pag yung walo na yan gumalaw, yan na po yung magiging pito ang check-in nyo. Kaya maraming kumikita ng malaki. Kaya nga meron ako nasalihan ng kumpanya. Tatlong taon po yun, 2 million ako doon a month. Nawala po, nagsara, nagbukas ulit sila ng bago, 1.5 million naman ako aman. Kasi laging pito ang cheque ko doon. Parehas lang trabaho niyan. Tingnan nyo ha. Si 7 para kumita, kailangan kaliwat kanan. Bigyan mong kaliwa, bigyan mong kanan. Kada bigay mo papares. Kada pares, cheque 7, cheque si 3, cheque si 1. Bakit? Naalala nyo po ba na magkakadugtong yung number? Yun ang kagandahan nun. Isang bigay mo, tuhog sila lahat. Kaya marami nagmo-multiple heads. Bigyan mo si 5 ng kaliwa, bigyan mong kanan. Kada bigay mo papares. Kada pares, check si 5, check si 2, check si 1. Yun ang kagandahan kasi magkakadugtong number niyan. Alam nyo, no? Pag sumali ka ng 7, yan po yung bibili ka lang ng 7, 7,799. Ang 7, 7,799, 54,593 lang yan. Yan lang yung puhunan para kitain yung 2.1 million. Pag ikaw bumili ng tricycle, motor mo lang yan. Pero hindi kikita ng 2.1 million tricycle. Pag nagtayo ka ng Jollibee,
Aircon mo lang yan, pero hindi kumikita ng 2.1 million ang Jollibee. O dito, bibili ka lang 54, 2.1 million ang potential income. O ngayon, bumili ka ng 7, edi kukuha ka ng 7 bag. Ang 7 bag na ibibigay sa'yo, 7,9360. Bakit? 9360 ang totoong halaga ng isang bag. Tama? Libre to boxes eh. Ang 7,9360, ang halaga naman po niyan, 65,520. Yan yung product na ibibigay sa'yo ng kumpanya. Birihin mo naman, bumili ka ng 54, ang nakuha mong product, 65,000 mahigit. O anong logi? Ang masarap pa, ito, sumali ka pa lang, di ka pa nag-invite, sumali ka pa lang. Yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, pangalan mo lahat, yung pampito, nanay, tatay, ikaw bahala kung sino yan. O ngayon, sa pitong sinali mo, tanong, ilang 1,000 ang lalabas? Sige po, pakisagot. Ilang 1,500 ang lalabas? Sige po, pakisagot. Marami yan. Sa pitong sinali mo, sa Biyernes, magkakaroon ka ng cheque 13,500 gross. Yan yung cheque mo sa Biyernes. Tingnan mo ha. Bumili ka lang ng 54,000, nagkaroon ka ng 13,500 sa Biyernes. O yung 13,500, bawas mo sa 54, edi 41 na lang. E para ka lang bumili ng iPad, pero ang laki ng kitaan. O ngayon, meron 65,000 na product, meron 13,500 na cheque, i-total mo yung bumalik sa'yo. Ang bumalik sa'yo, 79,000 mahigit, yan yung kapalit ng 54,000 na puhunan mo. Anong lugi doon? Kasi 54 nilabas mo, bumalik 79. O bakit ko pinapakita yan? Kasi marami akong kausap na negosyante, ang laging tanong ROI, return of investment. Pag ako ba nagtayo ng Jollibee, kailan ko mababawi? Pag ako ba nagbumili ng tricycle, kailan ko mababawi puhunan? O yan po yun. To, tingnan nyo ha, tingnan nyo lang mabuti to. Bumili ka ng tricycle, 70,000 na motor, 30,000 sidecar, 100,000 ang puhunan mo. E kalahati nga lang yung 54 oh. At ang masakit sa 100,000 oh, 100 pesos a day lang kikitain mo. Na 3,000 lang po yan a month. Tingnan mo naman, ang laki ng puhunan mo 100,000 pero 3,000 a month kikitain. E yung 54, 2.1 million kikitain. Ang masakit, 3,000 naman. Tanong, kailan mo mababawi puhunan mo kung 100,000 puhunan mo? E 3,000 naman lang kinikita mo. Alam mo, bago mo mabawi 100,000, 3 years and 3 months po yan. Tanong, after 3 years, ano itsura ng tricycle mo? E samantalang yung pagbili mo ng 54, 79,000. Etong 100,000 mo, kung 3,000 naman, 3 taon bago mabawi. O ano itsura ng tricycle after 3 years? Super less pag yan. Sira baterya, sira makina, sira tangke, sira upuan, sira rayos, sira sidecar, sira ulo yung driver, pati may-ari na sira na. Ang masakit, every year, renew ka ng renew dito, yung wala naman renewal. Ang masakit pa sa tricycle, nakabunggo driver mo, ikaw hinuhuli, tumatakas sila eh. Eh, nakarehistro sa'yo. At ang masakit pa sa amin po sa Pasig, konting ulan, yung mga operator, gigising na. Bakit? Hahanapan ng mataas na lugar ang tricycle. Diba? Kada umuulan, takot ka. Bakit yung lugar namin sa Pasig, bahain? E di kada ulan, gigising ka. Kahit tulog na tulog ka. Malaking perwisyo, laki pa ng puhunan. O tayo, 27 floor. Kahit araw-araw umulan, di po ito babahain. Ang tibay mo, pag inabot pa to. Ano point ko? Wala kang perwisyo, walang sakit ulo. Maliwanag ko ba? O balik ko tayo. Meron o kaming ginawa para mapagaan po ang bawat dealer. Kasi marami sa iba, pinapahirapan o napapahirapan. So eto, meron kaming ginawa, meron kaming nilabas. Eto po, para alam maging maganda po dito sa Jinga Juice, para mapagaan ho kayo, meron kaming ginawa. Ano yon? Wala ho kaming kota-kota. Anong ibig sabihin? Walang obligasyon sa Jinga Juice. Kahit wala kang binibili, pero nagkakapares, chumicheki ka ha? Hindi ka nagbebenta-benta, pero nagkakapares, chumicheki ka. Hindi ka na nga nag-invite, pero nagkakapares, chumicheki ka. Bakit? Walang kota eh. Sa ibang kumpanya, bago kumita, bumili muna, magbenta muna, mag-invite muna, may obligasyon. Pag di mo nagawa yung obligasyon, yung check yung pinagpaguran mo, hindi ibibigay, ipoporfit. Eh, kaya ka nga nagka-cheque. Kaya ka nga may nakaabang na cheque kasi meron kang pagod na eh, pero hindi ibibigay kasi may kota. Kami walang kota. O kahit wala kang alam, basta't nagkakapares, i-cheque ka. Ngayon, dahil walang kota, pagandaan nyo lang po yung 7799. Kailan? Kayo bahala. Bakit? Hindi kami mamimilit na sumali ka kasi walang kota. Kaya kung kayo nainganyo po sa negosyo namin, pwede ka sumali ngayon, bukas, isang buwan, isang taon, limang taon, sampung taon, dalawampung taon, o kaya bago ka mamatay, doon ka sumali. Walang pilitan kasi walang kota. Ngayon, kung mabigat sa inyo 7799, pwede mong gawin, umanap ka ng kahati, dalawa kayo, pwede yan para gumaan. Hati kayo sa 7799, hati kayo sa product, tig-anim na boxes kayo. Hati sa trabaho, hati rin sa kita, pag kumita, isali yung kahati. Pag dalawa, hindi mo pa kaya, gawin mo, apat kayo, hati sa 7799, gumagaan po yan. Apat na, hindi mo pa rin kaya, gawin mo, sampu kayo, hati sa 7799, ang gaano niyan, sampu.
Ang problema, 10 na, hindi mo pa rin kaya. Ito, huling tip ko sa'yo. Ano yun? Humanap ka ng 7,799 katao. Tigpipiso po kayo. Hati-hati kayo sa 7,799. Pumila kayo sa harap ng Union Bank, alam may EDSA 4. Ito pa masakit, nag-aaway-away pa, nagagalit pa nga, piso na binibigay, o bakit? Tanong siya ng tanong, kanino daw ipapangalan yung cheque? Tusukin kong ilong mo eh. Tanong pa siya kung kanino daw nakapangalan yung cheque. Nag-aaway pa, sino daw magbubuhat ng isang bag? Ang dami nyo. Tsaka ang office natin, no, main office po ito ng Union Bank. Dito rin tayo nag-o-opisina. Sikat na building mo ito sa Ortigas Center. Okay? Sa amin po, pag umaakyat ka, may elevator. Yung elevator po, ang kasya 20 lang na tao. Ang dami ninyong aakyat, 7,799 na tao. Alam yung elevator, akyat babayan. Masunog ang motor, tapos isang bag lang pala bibili nyo. Huwag nyo nang ituloy. Antibay mo naman, parang nag-enjoy ka pa sa elevator, sakay ka ng sakay. Tama? O balik ko tayo, wala tayong quota, pero may requirement ang gobyerno. Ano yun? Meron silang tinatawag na one box, meron tinatawag na one box. Yang one box na yan, ang isang box, 780 pesos, less 50%. Okay? Yan, less 50% na yan, 390 po yan. Yang 390 na yan, yan yung one box mo. Magkaka one box ka lang kapag may cheque ka ng galing sa Paris. Magkakaroon ka lang ng one box, ang one box halaga 390. Magkakaroon ka ng one box na dapat makuha kung ang cheque mo galing sa Paris. Kung ang cheque mo galing sa Paris, 10,000, one box lang. Cheque mo 30,000, one box lang din. Cheque mo 50,000, one box lang din. Cheque mo 75,000, one box lang din. Tingnan mo ha, maliit o malaki cheque mo, one box lang ang kailangan maipalitan dyan. Yung one box na yan, 390 yan. Ano ibig sabihin? Yung 390 na cheque mo sa 75,000, i-convert ng kumpanya ng one box. Yung 390 na sweldo mo sa 75,000, i-convert one box. 780 yun. At ano lang ang 390 sa 75,000 mo? Maliwanag po ba? May one box ka lang kung may pares. At maliit o malaki cheque mo, one box pa rin. Hindi kagaya sa iba. Every pair product. Pang-5 product, pang-10 product, pang-15 product, pang-20 product. Mahirap yun, pabor sa kumpanya yun. Sa 50 na pares, ito yung maximum eh, 50 na pares, ilang lima yan? Ilang lima yan? 10 lima yan. Magkano ba ang isang pares? 1.5 ang isang pares. Bili mo, 10, 1.5. 15,000 ang gagawin product sa cheque mo. Kung ang cheque mo 75,000, 15,000 yan product. Every week, bibili ka ng 15,000, talo ka dun. Eh pera mo yan, ba't gagawin nilang product? Dapat pera sa amin, lahat pera, one box lang, 390 pa. At yung 390 mo, may nakuha ka pang product. Anong lugi doon? Sa iba, kada pang lima. Bili mo every week, 15,000. Susunod na Biyernes, 15,000 na naman. Lalo kung solid-solid ka na. E di 60,000 ka a month. Ang laki nun, may tax pa. So tayo ha, meron tayong 10% na tax ha, bayad yan sa gobyerno. Pag nagka-cheque kayo, may tax po. Ang kumpanya, nagtatax din sa gobyerno, 12% po kami. Maliwanag po ba? O tingnan nyo, ang laki niyan kung babawasan ka lagi. Sa amin, wala po. Maliwanag. At kung ganito po ang nangyari, sample, ikaw po yan. Nakapag-invite ka ng lima. Lima in-invite mo. Bawat isa, 1,000. Tama po ba? Dahil lima in-invite mo, 1,000 lahat, 5,000 sa ang cheque mo sa Friday, less tax. Bawat isa, 1,000. Pagdating ng Biyernes, may cheque ka 5,000. Walang one box, less tax lang. Bakit walang one box? Kasi walang pares. Maliwanag po ba? Walang nagpares, kaya walang one box yan. Eto, merong one box kasi sa Paris, maraming nagbubuda. Nakakuha ng kaliwa, magaling. Nakakuha ng kanan, masipag. E kada Paris, chicheke siya ng chicheke, kahit wala siyang alam, walang kota, oh. O kaya ka merong one box para merong ka man lang ginawa sa cheque mo. Para kang nagbenta ng one box o nabumili ng one box, at least may effort kang ginawa. Kano po isang box? 7,799. Yan lang naman ang kailangan mo magawa, automatic kasali ka na. Ngayon, pagkasali ka na, mag-i-invite ka na. Tama po ba? Ang sekreto ng pag-invite, eto, wag na wag nyo sabihing may bayad na 7,799. Matakot yan. Sabi mo may bayad na 7,799, 10 taon na hindi pa kayo nagkikita. Ang mahal mo mag-invite. Tama? Pangalawa, wag mo sabihin nag-invite-invite ng tao. Kala, illegal recruiter tayo. Pangatlo, wag nyo sabihin yung salitang networking. Maraming napaso, lalo walang product. Ang tawag sa negosyo natin, yung multi-level marketing. Yung MLM na yan, tinuturo yan sa US, sa Harvard.
Ngayon sa Lasal tsaka sa Ateneo, bagong sistema yan o paraan ng pagbebenta. Tandaan mo, dahil marketing may minamarket. Pag walang minamarket, scam, pyramiding, yun yung bawal. Bagong paraan ng pagbebenta ng produkto, dati ang uso, may kutsara ako, may manok ka, palit tayo, yun po yung barter. Nauso direct selling, Avon, Sara Lee, mga ganun. Nauso ang billboard, nauso TV, ngayon ang uso, MLM. Bagong paraan ng pagbebenta, kaysa pahawakan namin kay Chris Aquino. Hawakan niya, bayaran mo 20 million, di naman umiinom. Tapos ang masakit, sa 20 million siya lang mag-isa kumita. Isipin mo, kung yung 20 million natiin sa ating lahat, o di ba lahat tayo masaya, o yan yung MLM. Maliwanag po ba? Yun yung bagong sistema ng pagbebenta. Okay? Ngayon, kung kayo po nainganyo sa negosyo namin, hingi lang po kayo ng application form sa nag-invite sa inyo. Dalawang kopya po ito. Isang puti, isang green, sulat ka bakat sa likod. Carbonized po siya. At kung magpi-fill up kayo, dun po sa loob ng boxes. Meron dyan surname, first name, middle name, buuin nyo po yung middle name. At meron po dyan gender. Ang gender, ibig sabihin yan yung sex. Ang sex naman po, yan po yung male or female. Maliwanag po ba? Kinokorek ko, lagi kasing maraming namamali sa sex. Eh kanina lang, bago ako mag-talk, may nakita ko, fill up ng fill up. Ang nakalagay sa sex, mali. Bakit? Ang nakalagay sa sex niya, 3 times a day. Ang takaw. Kaya nyo yun, ma'am? Hindi. Ikaw, sir, kaya mo? Di ba? O, meron pa ako nabasa, nakalagay sa sex, everyday. Anong kang everyday? Addict ka ba? Meron naman ako nabasa, naawa ako. Bakit? Ang laki pa ng sulat, nakalagay sa sex. No more. Wala na raw. Umamin, di ba? Tibay. O, linawin ko, male or female, ha? Maliwanag po ba? O, ngayon, balik ko tayo. Bago tayo matapos, kwentuhan ko lang kayo. Maikli lang po ito. Meron bata, 5 taon. Meron lolo, 70 taon. Magapo, maglolo. Yung maglolo, lagi nagkukulitan. Madalas, naiisa ng lolo apo niya. Minsan isang araw, yung maglolo naglalakad sa park. Malayo pa lang sa park, yung bata may nakitang ibon. Alam nyo, nung nakita ng bata ibon, hinabol niya at pinilit niyang mahuli. Alam nyo, nung nahuli ng bata ibon, biglang may naglaro sa isip ng bata. Sabi ng bata, lagot kang lolo ka ngayon. Lagi mo akong naiisan lolo, ngayon babawi ako lolo, iisan din kita. Yun ang nasa isip ng bata. Alam nyo, ginawa ng bata, lumapit kay lolo, sabi niya, lolo, meron po akong nahuling ibon sa kamay ko. Ngayon, lolo, ilalagay ko po sa likod ko. Ngayon, lolo, hulaan nyo po kung patay o buhay yung ibon. Yun ang tanong ng bata. Ang bilis sumagot ni lolo. Alam nyo, sabi ni lolo, alam mo, apo, lagi kitang naiisan. Pero ngayong araw, hindi kita kayang isan. Bakit, apo? Eh, hindi ko naman alam iniisip mo eh. Bakit, apo? Pag sinabi ni lolo, patay ang ibon, eh, nasa likod mo, hindi ko nakikita. Ilalabas mo lang yan, buhay ililipad, talo na si lolo, naisan mo na, tama po ba? Pag sinabi naman ni lolo, nabuhay ang ibon, eh, nasa likod mo, hindi ko nakikita. Eh, di pipilipiti mo lang leeg niyan. Mamamatay. Pag namatay, papakita mo kay lolo, patay, naisama na naman si lolo. Si lolo. Kaya alam mo, apo, para lang magkaintindihan tayo, ito yung final na sagot ko sa iyo, apo. Alam mo, apo, wala sa kamay ko ang buhay ng ibong kung hindi na sa kamay mo. Bakit, apo? Pag sinabi kong patay, bubuhay mo para maisan mo ako. Tama po ba? Pag sinabi ko naman, buhay, papatay mo para maisan mo ako. Kaya alam mo, apo, para magkaintindihan tayo, final na sagot ko sa iyo. Alam mo, apo, wala sa kamay ko ang buhay ng ibong kung hindi na sa kamay mo. Ano tema ng kwento ko? Ikli lang nun. Ito tema nun. Wala po sa ganda ng Prada, kahit gaano kabisa o kaganda ang Jinga Juice, kung mahal mo soft drinks mo, hindi ka namin mapipilit. Wala rin po sa ganda ng sistema ng kitaan, kahit gaano kalalaki kitaan, maraming yumaman dito, kung hindi ka naniniwala, hindi ka namin mapipilit. Bakit? Ito kasing pinaliwanag ko, yan yung ibon. Yung ibon na yan, ikaw bahala kung papatayin o bubuhayin nyo. Maliwanag po ba? Kapag binuhay nyo, magtulong tayo, mag-i-invite ka lang, kami magdaldal pag sumali sa'yo, ganun lang kasimple. Pag di ka naman naingganyo, okay lang. Bakit? Tandaan mo, isa ka lang sa 96 million Pilipino sa Pilipinas. Bilyon ng tao sa mundo. Hindi ka man maingganyo, ang dami paraming mapapa-oo kahit di ka sumali. Maliwanag po ba? Sanay kami sa ganitong sistema ng negosyo, kaya namin magpalago ng network, ng magparami ng tao. Sanay kami at kilala kami sa ganitong industriya. Kaya sayang kung di ka maniwala, kami kukuha ng kakilala nyo. At pag nainganyo ka na, naubos na namin kakilala mo, wala ka rin ma-invite kung ikaw e patumpik-tumpik. Maliwanag po ba? Kaya ngayon, ikaw bahala kung yung ibon e papatay no bubuhay nyo. Maliwanag po ba? Maliwanag ba, ma'am? O bago ho tayo matapos, huling tanong sa'yo, ma'am. Okay lang ho ba, ma'am? Okay lang, bait ni ma'am. Eto huling tanong ko sa'yo, ma'am. Ikaw ba, ma'am, nakahawak na ng ibon? Yes, very good. Kasi kanina pa ako ibon ng ibon, di ba? Nanililito ako, nahirapan ako. Ang tanong ko ulit, mama, kung kayo po ay nakahawak na ng ibon. Ayo, very good. Anong kulay, ma'am? Di ba yung mga ibon, may mga kulay-kulay? May brown, may puti, may itim, may dilaw, may violet. Anong kulay ng ibon na hawakan nyo, ma'am? Yeah, brown. Grabe, Pinoy. Ikaw, ma'am, nakahawak na ng ibon? Ayo, very good. Anong kulay, ma'am?
Kanyang brown, oh, sa'yo, ma'am, anong kulay? Okay, ma'am, huwag ka na mahiya. Umawa ka na nga eh. Anong kulay, ma'am? Ha, ma'am? Ha? Anong kulay, ma'am? Ay, brown din, grabe. Ikaw, ma'am, nakahawak na ng ibon yung nakapula. Nakahawak ka na ng ibon. Ay, very good. Anong kulay, ma'am? Ay, puti, grabe, kano. Ito, sir, tawa ng tawa. Ikaw, sir, matanong kita, may ibon ka rin ba, sir? Ha, alam nyo, pag walang ibon, rostom yan. May ibon ka, sir, wala? Meron, very good. Alam mo, sir, bigyan kita ng tip. Alam mo, sir, yung ibon mo, painumin mo yun ng Jinga Juice. Alam mo, sir, lalakas yan tumuka. Oh, natapang yan. Ba't ba kayo tumatawa? Galing ako ng ibang probinsya, sabi ko, kayo, ma'am, nakahawak na ba ng ibon? Sabi ng babae, oo. Sabi ko, anong klase, ma'am? Sabi niya, yung skinless. May ganun bang ibon, skinless? Paano naman makalipad yan? Walang balay, boy. Di talon-talon lang yan. Kawawa naman yan. Balik ako sa'yo, sir. Yung ibon mo ba, skinless din? Ha, mabuhok ka. Panglaban yung ibon niya. Mabuhok, oh. Galing ako ibang probinsya, sabi ko, kayo, ma'am, nakahawak na ba ng ibon? Sabi ng babae, oo. Sabi ko, anong kulay, ma'am? Sabi niya, hindi ko nakita kasi gabi. Bakit may oras-oras pa ba nang hawak ng ibon? Ma'am, yung brown mo, ma'am, anong oras yung hawakan? Ah, umagan, sarap. Hoy, linawin ko, nawawala tuloy tayo, ha? Ito yung ibon. Pag sumali ka, tulungan namin kayo. Pag hindi, okay lang, walang pilitan, ha? At isingit ko lang po, 7,500 katao pa lang ang kasali sa amin. Bawat isa dyan, nagpito-pito. Kaya i-divide mo yan sa pito, konti. At linawin ko, 1 month, and 3 weeks pa lang po kami. Bago pa lang ang kumpanya, pero marami nang kumikita ng malaki dito. 7.5, i-divide mo sa 7, konti lang yan. Alam nyo ba, meron kaming kumpanyang napalago, napaabot namin ng 1.5 milyong katao. May kumpanya kaming pinasukan, napaabot namin ng ganyang karami. E paano pa to? Konti. Ano ibig sabihin sa konti? Lamang ka dito, bagot. Sumali ka dito. Pagsali mo, may naunang 1.5 milyon. Eh di pagsali mo, 1.5 million, di mo na ma-invite. Nauna nga eh. Plus, sila pa yung kalaban mo mag-invite. Ang sakit nun. Kaya, di ba, ang dami mo nang sinasalihan, di ka kumikita. Bakit? Late ka sumali. Sa amin, bago. 1 month pa lang, oh. Sariwa, bago. At madalas, nai-invite ka, marami nang kilala. Eto naman yung panahon para ikaw ang makilala. Bakit? Ang konti pa ng kasali, oh. Sa konti na yan, isipin mo, mapalago ulit namin, umabot ng 1.5 million ulit ang sumali. E yan, nasa baba mo, ikaw nasa taas. Anong dahilan di kaya yaman? Kaya samantalay mo, kasi bago. Lamang pagbago, tandaan nyo po lagi yan. Tama? At tingnan nyo po ito, ha, bago tayo mag-iwiwalay, tingnan nyo po ito. E kung eto nga, napalago namin ganyang karaming tao, hindi po amin yung kumpanya na yan. O paano pa yung amin? Anong dahilan din namin palaguin yan? Eh kung eto nga, nakipaglaban kami ng patayan para lumaki lang ang network at check-in namin eh. Eh paano pa yung Jinga Juice? Amin. Anong dahilan din namin paputukin to? Tama? Eh kung dito nga, nakikipagpatayan kami, hindi naman amin yung kumpanya eh. O lalo, amin, makipagpatayan kami. Sabayan mo na kasi ang eroplano po ng Jinga Juice palipad na. Pag kami lumipad, napagsaran ka, lahat lang nakasakay sa loob, yun ang yayaman. Yun lang naniwala. Kung ikaw ay napagsaran na sa labas ka, hindi ka sumakay, sorry, hindi ka namin kasama sa pag-asenso. Kaya, samantalahin mo, bago at sariwa po yung kumpanya. Maliwanag po ba? Maliwanag. So ngayon, kayo bahala kung sasali po kayo o hindi. Ganun lang po kasimple. O bago po ako matapos, meron lang akong tawagin, ito bata. Etong bata na to, 22 years old, taga-bataan pa. Pag nasa Davao ako, nakikita ko sa Davao, sa ibang lugar ako, ando doon din. Alam nyo, ang sipag. Alam mo, nakailang daang libo na. O para makilala nyo, welcome natin si Mark. Mark Pasuyot. Taga-Bataan, nasa UP Los Baños nag-aaral po. Biray mo, opposite, ha, na side po. Tapos dito, nagninegosyo. Ito po, awa ng Diyos, ang laki na ho ng kinikita niya. Meron siyang cheque isa, 89,000 isang linggo. Una niyang cheque, 26 o 28. O palakpakan natin si Mark. Hello. Magandang gabi po. Naantok na po kayo? Ako din po eh. Pare-pareho lang po tayong inaantok, pero kamusta po ang sweldo nyo sa sweldo ko? Hindi, ito po eh, yan po yung senyales na kumikita na kayo ng malaki. Okay? Kasi sa labas, di ba napapagod din kayo? Napupuyat din kayo, nalilate din kayo ng pag-uwi? Tama? O dito po sa ginagawa namin ngayon, marami pong dealers na napapagod din, napupuyat din, pero okay lang, malaki po ang balik sa amin. So kwento lang po ako ng maikli-maikli lang. Ano? Mark Malyari po ang pangalan ko, Tubong Bataan po. Okay, estudyante po ako ng UP. Ang kurso ko po, food technology. Nung nasa Los Baños po ako, inaaral namin kung paano po ginagawa yung pagkain,
kung anong mikrobyo po yung tumutubo doon. So basically, itinuturo pala sa eskwelahan kung paano nabubuo itong gantong produkto. Kaya lang, meron pong isang bagay sa eskwela nang hindi itinuturo. Ano po kaya yon? Yung kumita ng malaki, yung umaman, yung shortcut sa pagyaman. Kasi sa economics, turo lang dyan, supply-demand. Tama, hindi ituturo sa iyo kung paano ka umaman na mabilis. Sa management, ituturo kung paano mo i-handle ang negosyo, kaya lang hindi ituturo ang pagyaman na mabilis. Kasi kung iyan na ituro, malamang wala ka dito. Lahat tayo nasa labas, kumikita ng malaki. Okay? So, yun po yung ginagawa namin sa eskwelahan. Kasi doon, di ba, ang turo sa iyo, aral ka mabuti, pagka-graduate, hanap ng magandang trabaho. Kaya lang po, hindi po yun yung realidad ng buhay. Talagang magsisikap ka. So that was 4 years ago, pinaghihinto po ako mag-aral nung magulang ko. Sabi niya, nakhinto ka ng pag-aaral kasi walang-wala na tayo. May sakit ako, may sakit kapatid mo, hindi ka namin kayang pag-aralin. So sabi ko naman, dahil ako mabait na bata, sabi ko, sige, maghihinto ako. Kaya lang, mabigyan mo ako ng isang linggo, babaguhin ko yung buhay natin. Okay? So yung isang linggo po na iyon, yun yung isang linggo na naghanap ako ng opportunity na katulad nito. May nakita akong gantong sistema ng negosyo. Doon po ako nanggaling sa ibang company. Kumita rin naman. Kaya lang nakakatuwa po, yung kinikita ko po doon, nakuha ko dito ng sobrang liit na time lang. So dito po sa ginagawa namin ni Sir Gary, sabi nga ni Sir, minsan nakikita niya ako sa Davao, sa Baguio, kung saan-saan. Ito po kasi ginagawa ko lamang na pa-part-time noon, nung estudyante ako. So ngayon po na medyo nakakaluwag na ako sa time, nag-focus na ako dito, lumipat na po ako ng UP Diliman, nag-multimedia po ako doon. Ang mga kaklase ko na po, mga politiko, mga artista. So ang ginagawa po namin, kukuha lang ako ng babasahin sa eskwelahan. Ngayon, ang exam po namin online. So, nasa sa akin na po yung kung kailan ko gusto pumasok para po makapag-focus ako dito sa ginagawa ko. Kasi ang punto ko naman, mas madali pong mag-aral kung ikaw may pera. Tama, anong gawin mo, anong gusto mong gawin para, anumang gusto mong bilhin para masustentuhan mo yung pag-aaral mo, dire-diretso na yan basta ikaw may pera ka. Tama? So, ito po, pitong linggo po namin pinagtatrabahuhan kasama yung family ko. Hindi ko po ito nagawa ng ako lang. Lilinawin ko po ha, hindi ko to nagawa ng ako lang. Nakipagtulungan po ako sa nanay at tatay ko kasi ang turo, kuha ka ng dalawang kakilalang masipag. Tama? May masipag po. Kaya lang, ang masipag yung nanay at tatay ko. So, kinuha ko sila, kaliwa kanan ko, nagparami. Yung isang linggo ko po rito, 28,500. Pwede na po ba? Pwede na po ito. 21 years old po ako nung kinita ko to. Ang sweldo ko lamang po noon nung nag-call center ako, 12,000 to 15,000, pero never kong kinita ng isang linggo ang 28,500. Unang linggo pa po ito. Sumunod na linggo po, dahil linggo-linggo ang sweldo rito, sumunod na linggo, 24,000 po. Dalawang linggo ko po, kulang-kulang 50,000. Anong punto ko? Itong 50,000 po na ito, sweldo po ito ng supervisor na maghahanap buhay ng isa o dalawang buwan. Pero ako, hindi pa ako graduate, estudyante ako, hindi ako supervisor. Ito lamang po ang pinagkakaabalahan ko, pero nakukuha ko po yung sinusweldo nila ng dalawang linggo lamang. So ito po ang natitipid namin dito, time. Na kung ikaw, supervisor ka, bago mo maabot yan, dekada ang aabutin, 2 hanggang 3 bago ka maging supervisor. Eh kami po, wala pang 2 linggo, promoted agad ang sweldo. Kaya lang, sige, sabihin na natin supervisor ka. Ngayon, ang sweldo mo, 10, 15, or 20,000. Hanggang dyan ka na lamang. Anong tumbling ang gawin mo? Anong pagod ang gawin mo? Hanggang dyan ka na lamang. Bakit? Empleyado ka eh. Tama? Ipagtimpla mo man ng kape ang supervisor mo, hanggang dyan ka na lang. Kaya lang dito sabi ko nga, napapagod kami, napupuyat lang din naman kami, namamaos kami. Pero yung pagod, puyat, na ginagawa namin, malaki ang kapalit. Isang linggo po, 89,500. Malaki po ito. Takpan ko yung 8, 9, 5 isang linggo, pwedeng-pwede na. Eh, dinagdagan pa nga ng 80 eh. Tama? Dagdagan mo lang ito ng 500, 90,000 na to. 3 linggo ko po, 150,000. Sweldo ng OFW sa Libya na nagpapakahirap. Lumalaban sa gera, papauwi ng Pilipinas. Pero ako, malaki ang kita ko, kasama ko pamilya ko. Simpleng-simple po ang ginagawa namin. Okay? Dahil ito negosyo, bababa, okay lamang.
26,500 sumunod na linggo. Hindi na po masama yan. Bakit? 26,500 yan. Kahit maglakad ka sa EDSA, hindi mo mapupulot yan. Okay? Kaya lang po dito sa abi nga namin, kapag pala nakakahawa ka na ng medyo malaki at biglang lumiit, manghihina ka. Pero bago ka manghina, dapat lakasan mo liloob mo. Bakit? Sunod na linggo, 43,500 na naman. Umaangat. Nag-birthday po ako sa Davao kasi ang nakakatuwa dito, sabi ko, dapat pagdating ko ng 21, makapag-travel ako, makasakay ako ng eroplano. Mismong birthday ko po, nagpunta po ako ng Davao, nakasakay ako eroplano. Pero ang good news, birthday po sa akin ng Jinga, 67,000. O, anong araw po ngayon? Sabado, kahapon, ang aga ko gumising. Sabi ko, ma, Biyernes na naman, cheque day na naman. Kaya po, pinakauna po kami kahapon dito eh. Hindi pa po bukas ang opisina, nakapila na kami dyan. Bakit? Ang sweldo po namin, 69,500. Tingnan natin ha, sa 7 linggong trabaho po, lumalabas po na ang kinita namin, 350,000. Ganyan po, kaganda ang ginagawa namin. Na kahit ako taga Bataan, gagawin ko magbalikan Bataan, Maynila, okay lang. Alam niyo po ha, para po doon sa mga nagsasabi na hindi nila to kayang gawin, na malayo raw ang opisina sa bahay nila, i-challenge ko kayo. Ako, umuwi ako alas 12. Nagsasara ang opisina alas 12. 3 oras ang biyahe hanggang Bataan. Darating ako alas 3, makakatulog ako alas 4, gigising ka akong alas 7, luluwas na naman ako Maynila. Ilang oras po ang tulog ko? 4 oras lamang. Kaya lang ikaw, napapagod ka, napupuyat ka sa labas, magkano'ng kinikita mo? Busy ka. Busy lang din naman ako. Pero magkano'ng halaga ang pinagkakabisihan mo? 12,000? 15,000? Kung kontento ka na dyan, tanungin mo ang pamilya mo. Tanungin mo, anak mo, kontento ka na ba sa 12,000, anak? Hindi po. Ang punto ko po rito, tayong mga bata gawin natin. Tayo ang malakas, tayo ang masipag. Okay? Mas may kakayahan tayo kumpara sa iba eh. Sabi ko nga doon sa mga bata na kausap ko kanina, tayo dapat ang gumagawa nito. Kasi pagtagal ng panahon, pamilya natin ang makikinabang dito. Pero doon naman po sa mga may edad na huwag kayong mawala ng pag-asa, mas dapat nyo itong gawin. Bakit? Di ba? Hindi mo na ibigay ang gusto ng pamilya mo dati o ngayon mo gawin. Na bago ka mamatay kaysa iyakan ka ng pamilya mo pag nawala ka, ibigay mo na yung gusto nila. Kasi pag nawala ka, iiyak sila, tama? Bakit sila umiiyak, ma'am, sa tingin nyo po? Malaki gastos eh. Magkano ka baong, magkano palibing, mauutang pa, tama? O maganda rito, may maiiwan ka sa kanila, kaya hatawin mo to. Ito pong ginagalawan naming mundo ay para sa lahat. Tinanong ka ba ng guard pagpasok mo, ma'am, anong trabaho nyo? Ma'am, magkano sweldo mo? Hindi, di ba? Inupo ka dyan, pantay-pantay tayo. Ang tanging paglalabanan lang natin dito, pataasan ang pangarap. Meron po dito kumikita 100,000. Isang linggo. Ang kita ko malayong malayo pa sa kinikita nila. Pero sabi ko nga, pataasan na lang tayo ng pangarap. Na kung kaya mong mamili ng sasakyan, sige, sisikapin ko, bibiling ko yung daan. Na kung kaya mong mamili ng barko, sige, sisikapin ko, bibilhin ko yung dagat. Bakit? Kung may sasakyan ka, kung may barko ka, wala ka namang daan, wala ka namang dagat, manghihiram ka lang din naman sa akin eh. Tama? O dito po, huwag kayong mawala ng pag-asa. Kung ako, bata, nagawa ko, what more pa kayo? Okay? So parang wala pong natutuwa sa sinabi ko. Ngayon, ano po ang problema? Isa lang naman po ang umiikot sa atin. Problema 7799. Tama? Alam ko gustong-gusto nyo itong ipinapaliwanag nung may-ari. Kaso ang problema 7799, tanungin nyo na lang po yung sarili nyo. Ilang taon na ako, bakit problema ko pa rin ang 7799? Na pag ako nag-birthday sa susunod na taon, hindi ko to ginawa ng paraan, 7799 pa rin naman ang problema ko, di ba? So ako po, bata pa lang, ginawa na namin ng paraan ang 7799. Nakakatuwa, magpapasko po, masaya ang pamilya ko. Ikaw, kamusta pamilya mo? O yun lamang po yung iiwan kong tanong sa inyo, na pag nakatulog ka ngayong gabi, wag mo tong gawin. Pero pag di ka nakatulog, bumalik ka rito sa Lunes. Sabado ngayon ha, bumalik ka rito sa Lunes, mag-fill up ka na ng form. Iyan na ang magiging passport mo sa eroplano ng Jinga. Okay? So maraming maraming salamat po. Yun lamang po. Sir, salamat. Taga-Bataan pa to. Uuwi, di ba? At ang napakaganda ho neto, ito lang po iwan ko sa inyo. Marami kayong nasalihan, di nyo nga nakita yung may-ari.
ni hindi nyo nga napagpaliwanag yung may-ari. Bilhin nyo kami may-ari, kami tutulong, kaya advantage po sa inyo. O bago tayo matapos, nakita ko dyan si Bong Plata. Si Bong Plata po, siya nakikita yung picture dito na sa loob ng 7 weeks, kulang 1 million ang kinita at nakabili ng bagong Land Cruiser. Alam nyo, ang unang check niya, 120,000. First check niya, isang linggo. O para makilala nyo, welcome natin si Bong Plata. Bong, pare, pasuyo. So kaya po kami umaharap dito sa harap. Kung sakali pong gawin nyo itong negosyo to, itong Jinga Juice, isa po kami sa pwede nyo makatulong. So para dun po sa mga bago... Dati naman po akong empleyado sa KFC. Okay, meron po ba rito empleyado? Yan. Ako po, 4.5 years po akong empleyado, Kentucky Fried Chicken. Dati lang po ang trabaho ko, service crew. Ngayon po, medyo artistahin na. Ako ba palakpakan dyan? Pogi na ba, ma'am? Medyo pogi-pogi na, di ba? So, na-invite po ako dito sa ganitong sistema. Naniwala lang po ako saka nagtiwala. Yun po yung lagi ko sinasabi kasi yung isang bagay na paniniwalaan mo, mangyayari. At magtiwala ka doon sa nag-invite sa'yo. Hindi ka dinala rito para pakainin lang. In-invite dito para aksayin yung oras mo at hindi kayo in-invitaan dito para kakitaan. In-invite ka rito para i-share sa'yo yung magandang opportunity. Eh, Bong, gabi na eh. Bakit? Kahit sa ambang lugar, hindi ka gagabihin? At ito, tanong, ginagabi nga tayo, hindi naman tayo umaasenso eh. O dito, okay lang manggabihin tayo sa Jinga Juice? Okay lang, payaman naman. Tingnan nyo, yumaman po ako. Grabe. Nung naniwala po ako at nagtiwala kay Idol Gary, first check ko po dito. Kumubra po agad ako, ma'am, sir. 120,000. Pwede na po ba? 120,000, isang linggo. Pagod po ako ngayon. Galing ako ng Batangas. Nagtok ako kanina. Pero okay lang. Nandito pa rin ako sa office, oh. 120,000. Pwede na, ma'am, pangkape-kape? Pwede na, ma'am. Subukan mo ikape to, ma'am. Nerviosa ka. Isang linggo. Alam niyo po ba pagtatrabaho ko ng isang taon sa employment to? Ito yung deposit slip. Napakita po namin, ayaw maniwala ng iba. First check ko, 120,000. August 24. Sumunod na Friday po, August 31. Magkano po? 140,500. O magkano na po ako 2 weeks? Magkano na po ako 2 linggo? Bawi. 2 years ko na po yan sa employment pagtatrabahuhan. Diba? Konting oras lang oh. Oh, ma'am, sir. August 31, September 7. Magkano po? O, magkano na ako 3 linggo? Hindi nyo na makompute, ma'am. Ang hirap na sa mat, no? 144,500. Pang 1 month ko rito. Pang 4 na linggo ko, 148,000. Pwede na? O, bibigyan nyo ba ng time? Dapat bigyan natin ng oras, ma'am, o. Pang 1 month and 1 week ko, 123,000. Masama pa love nyo, ma'am? O, diba? O, ma'am, September 21, September 28, medyo sumama loob ko, medyo bumaba. 107,000. Pero, ma'am, maganda, bumubuelo yung grupo ko. Ma'am, sir, last Friday ko, October 5, 123,000. Anong date po kahapon? Friday kahapon. Ito, sabado ko kahapon. 154,000. Pwede na? Pwede na, ma'am. Ito, original checks, ma'am, sir. Hindi ko pa napa-incash. Okay? Ito po, check ito, original. Okay? Sa next Friday, 150,000 na naman ako. Magaling po ba ako? Magaling. Hindi, ma'am. Crew nga ako sa KFC. Ang magaling po dito, yung sistema. Okay? Imagine niyo 154,000, original checks po ito. Kaya po siya marami, pinasok ko asawa ko, saka anak ko, saka yung isa kong asawa. Joke lang, ma'am, sir. Ang punto ko dito, 154,000. Ang hirap ubusin ito, imagine niyo. Okay? Ang maganda lang ho dito, dahil sa ganda ng sistema, kumita na po ako ng 1.1 million. Wala ho ba palakpakan dyan? Dahil sa ganda ng negosyo, bumili po ako ng Land Cruiser Prado. Ito po siya. Yan po. Imagine niyo, ma'am sir, sino naka-Prado ngayon sa Pilipinas? Mga negosyante saka politician na nangungurakot. O dito sa Jinga Juice, naka-Land Cruiser Prado ako. Ma'am, grabe, dinala ko kanina. Walang lubak. Ito po yung susi. Ang maganda ho dito sa susi, pag lumalapit ako, kusang bumubukas yung pinto. Hindi, joke lang po yun. Kailangan mo siyang pindutin, saka buksan. Pero ang punto ko, ma'am, dati, hindi ako makapag-drive ng sasakyan. Ang dinadrive ko dati, map. Yan, inubo tuloy si ma'am. Ma'am, oh, nagdadrive ako dati, map. Alam niyo yung map, ma'am? Panlinis ng sahig.
1 million times kong minap yung sahig ng KFC. Hindi ako yumaman. 4.5 years po ako sa KFC. Naipon ko uniform. Nakaipon ka rin na uniform, ma'am. Walang nangyari sa buhay ko dun, ma'am. Dito lang pala sa Jinga Juice ko makukuha at matutupad yung mga pangarap ko. Sabi nga nila, magdidikit sa aso, sumama ka sa payaman. Ano mangyayari sa'yo? Sumama ka sa adik, ma'am. Ano mangyayari sa inyo? Adik ka ba, sir? Hindi naman. Sumama ka sa negative. Ano mangyayari sa buhay mo? Sumama ka sa payaman, yayaman ka. Ang dami na kong yumayama sa Jinga Juice. Sumabay na kayo, magde-December. Ang dami kong grupo, maglalabasan at naglabasan na ng sasakyan. Okay? Grabe ho. Pag hindi ka sumabay dito, para ka nagtampo sa bigas. Bakit? Opportunity po itong Jinga Juice. Kapag pinakawalan mo, maiiwanan ka. Yung grupo ko sa Batangas, Honda City, brand new, Honda Civic. Baliw na baliw sa Jinga Juice. Kaya please, kung ikaw ay nakakita nito, nakarinig nito, gawin mo agad. Bakit? Minsan lang kumatok ang opportunity. Pag pinakawalan mo, baka kunin ng iba. At sayang, ma'am, sir, bibili ka lang ng isang bag. Pagbili mo, dealer ka na. Libre dalawang boxes. May gwardiya ka, may TV, may pre-taste, may elevator. May tutulong pa sa inyo. Wala namang ikaw babayaran tubig, kuryente. Walang boss. Mag-i-invite ka lang. Pag sumali, 1,000. Alam nyo po ba ang 1,000 pesos? 3 days na yan ng isang empleyado sa probinsya. Diba? In 30 days, meron kang 30,000. Eh, kung 2,000. 2,000 per week is 8,000 per month. Ano ka ba naman? Mag-desisyon ka na. Bakit? May 7,799 ka sa bulsa mo. Lagay mo sa banko. Lagay mo sa Union Bank. Magkano tutubuin? In 1 year, 79 pesos o 78 pesos lang. Ba't di po tayo mag-isip? Inegosyo mo. Bili mo na cellphone niya. Wala pang camera yan. Dito sa Jinga Juice, nabibili ko yung gusto kong mabili. Bakit? Payaman kami sa Jinga Juice. Okay ko ba yun? Ma'am, nakakabili ako ng Rolex. Hindi ko to niyayabang, ma'am. Imagine ninyo yung Rolex ko, kulang-kulang kalahating milyon. Imagine ninyo, eh, yung relo ko dati, wall clock eh. May wall clock ba kayo, ma'am? Ganun kalaki yung relo ko. O, sa Jinga Juice, grabe ho. Alam nyo po ba yung 7799 mo? Isang cellphone lang yan. Bili mo ng TV rep, gastos. Alam nyo po ba? Yung isang 7799 mo, isang ordinaryong cellphone lang yan, katulad nito. Isang cellphone lang yan na dual SIM. Baka nga lampas pa 7799 yan eh. Nagawan nga natin ang paraan yung cellphone eh. Loloadan hindi. Iche-charge hindi. Diba gastos yung mga yan? Pag nasira, ipapagawa hindi. Diba? Isang gantong cellphone lang yan. At alam nyo po ba, ang isang 7799 mo, eh baka isang gantong cellphone lang yan na Nokia na may camera ma mo. Diba? Alam nyo po ba, ang isang 7799 mo, eh baka isang gantong cellphone lang yan na Nokia RT, oh. Alam nyo po ba, ang isang 7799 mo, may mga cellphone ko, ba't nagkawalaan na? Ah? Alam nyo po ba, ang isang 7799 mo, baka isang gantong lang yan na Nokia, oh. Diba? At alam nyo po ba, isang 7799 mo, eh baka limang ganto lang yan ng Nokia Arte. Ah, ma'am, ang isang 7799 mo, ma'am, baka limang ganto lang yan. Ang bili ko rito, 40,000. Ang tawag po dito, Lumia 800. Okay? Alam nyo po ba, ang isang 7799 mo, eh baka 30 ganto lang yan, ma'am. 30. Bakit, ma'am? Yung cellphone ng upline ko, ni Idol Gary, yung may-ari, kalahating milyon. Ito po yung anak. Ang bili ko rito, 250,000. Wala po bang palakpakan dyan? Cellphone, ma'am, 250,000. Isang kotse na yun eh. Ang tatak nito, ma'am, Virtu. Shangri-La Mall sa Greenbelt mo lang ito mabibili. May sarili po siya secretary sa ka-jewelry. Kaya po siya mahal. Tingnan niyo, dumami contacts ko nung nag-Jinga Juice ako. Ang dami kong cellphone, no? Kaya po ako maraming cellphone. Nagsa-sideline din po ako. Nagbebenta akong cellphone. Gusto mo bumili, sir? Sige na, sir. 2 gibs. Nag-enjoy yung punto ko. Dati lang akong crew ng KFC. Naka-cellphone ako, 250,000. Naka-Rolex ako ngayon, kalahating milyon. Naka-Land Cruiser ako. Pogi na po ba? Pwede na po, ma'am? O, di mo, ma'am, sir. Nag-get nyo? Dito pala sa Jinga Juice, pag nagkakapera ka, gagandang lalaki ka. Maliwanag ko ba? Tinan nyo, bago yung hairstyle ko ngayon, no? O, di ba? Kaya please, kung na-interest kayo, mag-decision ka. 7799, nakakabago ng buhay yan. Maliwanag po ba? O yun lang po. So last na message na lang po, pag hindi ka nakatulog mamaya pag uwi mo, naiintindihan mo Jinga Juice. Pero pag nakatulog ka, puyat ka lang. Yun lang po. Salamat po nga. Biray mo ha. Siya po yung kauna-unahang nagkakotse po, Land Cruiser pa, dito po sa Jinga. 7 weeks pa lang ho tayo. Okay, palapa natin si Bong.
Galing pang Batangas yan, no? O sana po nainganyo kayo at sana po magtulong-tulong tayo. Pasensya na ho kayo, medyo humaba lang po tayo. Pero everyday po ha, isang 2:30 at isang 7:30 ang paliwanag po dito araw-araw. Okay? At ang maganda dito ha, isingit ko lang po ha, yung che-chekehin nyo, in case na may mangyari po sa atin, pwede nyong ipamana, transferable po siya. Kasi darating ang panahon, lalaki ang network mo, in case na ma-aksidente tayo, yung sweldo mo pwedeng ipamana. Yun ang pinakamaganda ho dito. Magpipill up lang po kayo ng untimely demise para mailipat po ang cheque. Wala pang nangyayari sa inyo, magpill up na po kayo ng untimely demise para ang cheque nyo, pag may nangyari, transferable kung kanino nyo gusto ipangalan. Maliwanag po.